Oui, clairement. Naabutan niyo po ba yung ano, yung term na ultimate truth na yun? Ako, naabutan ko yun. Paano po ba niya yun in-explain? Oo po, naabutan ko yun. Paano po in-explain yung term na yun? Oh, yung ano, bali actually hindi naman sa kanya nag-umpisa yun. Yung sinasabi niya ultimate truth kay Bess. Hindi sa kanya nag-umpisa yun, sinaliksik ko yung ano nun, yung diwa na yun, hindi sa kanya nag-umpisa. Nag-umpisa na yun sa mga una pang commentators, sa mga translators, tsaka mga scholars. Yung ganong thinking. Which is, ano naman eh, in the sense na ano, truth. Logic truth. Which is true naman. Hindi naman siya, ano, hindi naman siya mali. Kailangan lang ng ano, batayan. Eh, yung, kasi yung logic doon, for example, yun, nabanggit ko sa isa kung ano yun eh, video, ay pag sinabi mo si Kristo ang sentro lang lahat ng mga bagay sa Bible, which is mali. Nabanggit yan. Pero walang ganong paliwanag kasi si, kasi yun ang paliwanag ni Bess na nino siya yung buhay pa eh. Ang sentro ng lahat ng mga bagay sa Bible, ang kinauwian niya ng mga batayan nila ay kinauwian ng kasulat, ng kautusan. Tapos, ang kinauwian niya ng mga bagay na sinasabi ko sa inyo, meron tayong ganun, si Kristo, ganun. Kaya parang lumalabas sa kanilang ano, ang sentro ng lahat ng mga bagay. Si Kristo, which is content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Rockhold TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Rockhold TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Follow nyo yung Broccoli TV and subscribe. Hello, hello! Happy pasalamat sa Diyos! Today is ano, February 3rd, 12 pala, Sunday. Ayan. Uy, dami natin ngayon ah. Hello po, Christian Faith, Aldred, Brother Dex, Ate Pechay Rain, Lone Warrior, Martin Lee, Potential, and Kuya Adele. Ayun, kamusta na, kamusta na? Nagka-problem tayo sa Facebook, so napapakinggan lang tayo sa YouTube right now.
We have 9 viewers. Hello po, Virgo Velasquez and Noel. Ano to? Kasam. First timer po sa live. Ayun. Kung gusto nyong pumasok dito sa podcast, you can go to my Facebook page and andun yung link dun sa Zoom natin. Ayun. So, pagpapatuloy natin yung pag-usap natin last time. Siguro re-upload ko na lang to sa Facebook. Ito, ito. Ayun, kamusta na kayo? Christian Faith, kamusta? Okay, so all right. Yon, naka ano ka na naman, Zoro. Bredex, balita. Ready ka na ba? Parang nag oh. Ready. Okay lang ako naman, awa naman. Panginoon Diyos. Okay. Okay. So, yung naiwan nating topic last time is about kasalanan, no? Ayan, himay-himay natin yan para makakuha tayo ng bagong perspective. Si Kuya pala, nasa Singapore kahapon. Pero ang pinupunto sa kanya doon, bakit daw siya nasa booth? But wala siya, hindi siya nangaral sa harap ng mga kapatid? Like sa pulpito. Baka takot, baka takot matanong ng live. Hindi, hindi naman magtatanong sa bagay. Baka may sumugod sa stage. Kaya yun. No? Baka kasi yung setup sa studio eh. Manipulated niya yun. Even yung mga verses na ginagamit niya. Madaling i-flash at hindi siya malilito. Di ba? Tsaka pag malayo, sabihin eh, oh, teka, may technical problem. Go, Christian Faith. Sorry. Tama, tama. Oo, di ba? Chance mo nang mag-texto yun eh, sa harap. Saka layo ng tinravel mo. Tapos, nasa studio ka lang din. Di ba? Pero sabihin naman lang, namumuntos lang kayo. Hindi eh, yun yung logical thing to do eh. Di ba? Kasi ganun yung mga manggagawa noon eh. Ako, nakapag-texto ako sa harap eh. Sa lokal ng ako din, eh, ako din. Diba? Yung prayer meeting dati, tinetexto ng live yun. Mm. Workers yung nagtitexto nun. Ganun dapat ang manggagawa. Marunong. Diba? Hindi yung tagasalang ng CD. Saka pagkatapos ng mga texto nyo, alam ko, may tanongan pa rin dati, mga pag mga lalo na pag mga sound servant. Eh, yung tanongin yun eh. Oo. Pwedeng malapitan. Ayun. Pero yung pulpito namin noon, hindi glass na pwedeng basagin. Kahoy. Kahoy lang yon. Pero iba yung pakiramdam. Naalala nyo pa yung pakiramdam nung nasa harap? Kasalita ka doon? No? Yes. Parang, opo. Nakapagpulong pa ako noon, Brad Broccoli. Mm. Nakapagpulong ako dati. Ayun, matindi. Live yun, tsaka may tanungan. May tanungan pa. Ayun, matindi. Nakakakaba yun. Oo. Eh, yung unang pulong ko, namamawis pati yung daliri ko eh. Kaya nagpe-prepare talaga yung mga manggagawa noon. You must be equipped with all the answers. Masarap yun kasi yun eh, in the sense na kapag nakapaglingkod ka dun sa mga tao, pagkatapos mong magawa yung tungkulin mo, at yung tao na liliwanagan doon sa sinasabi mo, ayun, masarap sa pakiramdam yun. Kahit sa umpisa kakakaba-kaba. Kahit sa mga kapatid. Mm-hmm. Hello? Kahit hello? Sige pa, bro. Ngayon, naging nag-convert na eh. Naging collector na yung mga manggagaw, tagasalang ng CD. Matagal na. Collector ng ganun. Since nung yung parang nauso yung CD, tapos dati-dati hindi pa nila inaallow yung USB, bawal din yung USB noon.
Pero yung CD talaga kasi babasagin sa harap, tapos parang magseseremonya yung morgue na ito, mga kapatid, babasagin ko na po ang CD para hindi mapunta sa mga tik-tik. Ano yung parang takot na takot sila sa mga tik-tik dati na ano, yung CD. Oo, yung ganun. Pero kami, parang pare. Pagka taga district parang, office parang ka. Parang hinahating ostya, no? Ganang ginugupit. Pero kami dati sa district office, may access kami sa lahat. Nag-record ako eh. Kompleto ako ng doktrina eh. Yung 1 to 15 ba yon? Nasa CD. Ay, doon, pasingit brokoli dyan. Dyan ba sa doktrina ng mga yun dati? Binanggit ba dyan ni Brad Haley yung tungkol sa 666 pala? Yung sa ano? Nako, hindi ko na matandaan. Matandaan? Kasi nahanap ko yun eh, na sinabi ni Brad Eli na papasa Roma yung 666. Alam ko, parang binigit sa doktrina yun eh. Yun yata yung ano, yung Vicarious Fili Day, naalala ko yun. Sa doktrina ba yun? Add pa ako dun eh. Binanggit yung 666. Wala. Binanggit yung sa Luma. Sa Lumang doktrina, Brad, ano? Brad X, yung VHS. Yung VHS, okay. Yung mga doktrina. Alam mo kasi sa Bible study, ginagamit yung Vicarious Fili Day. Sa doktrina namin nagbigit pala yun. Palintuna naman yun. Brokoli, yun bang na-save mo na doktrina? Yun ba yung time na si Willy pa ang tagabasa o hindi na? Si Willy pa. Ito yata yung background niya yung mga puno. Mga background, mga puno. Tapos, mataba pa si Brad Ely that time. Mataba pa yung katawan niya. Tapos, yun ang dati natatandaan ko, yun ang pinapractice ng mga, dati, mga worker dati na mga teksto na pag halimbawa, gusto mong gumaya kay Bes. Yung teksto na yun, yung particular na set ng doktrina na yun, yun ang pinakamaganda na pag-aralan mo kasi nagtitexto talaga si Bes na siya nagtumitindig. Tapos yung punto, then, kasi napalitan na yun eh, ginawa yun yung nakaupo na si Bes yung nasa abroad, parang hindi na masyadong appealing para doon sa mga magtitexto. Pero yung nasave ni Broccoli na particular na series na yun, dating nasa VHS yan, tapos na-convert yan into CD, DVD, at napalitan yan nung natandaan nyo ba yung doktrina na 30 topics na ang tagabasa ni Bes noon ay si Roland at saka si Mel, na ang biruan nga noon pag nagpa-doktrina talagang 30 na doktrina. Grabe yung doktrina na yun. Tapos after ng 30 na doktrina, inalis yung 30 na doktrina kasi lumayas na si Willie noong 2009 or 2010, iniba na naman yung set ng doktrina. Yun na yung latest na set before na yung after na umalis ni Willie. Kasi pinalitan talaga ni Bes yung set ng doktrina para wala nang mapulot si Willie, walang may pagmamalaki si Willie. Yun ang natatandaan ko. Ay, grabe yun pala yun. So, parang, saka may mga iba na rin siya sa doktrina. So, parang dumating sa unawa. Yan na naman tayo. Pero yun niya eh. Sinabi niya yun talaga doon eh. Tapos iniba niya, wala na ngayon yung, diba yung 666 na yun, yung Vicarious Fili Day, isa sa sinampalataya lang ko yung dati. Tapos ngayon wala na. Yeah, yung tatandaan niyo yung titaymi doon sa na-save ni Broccoli, wala pang titaymi noon. Wala. Yung wala. Kay Broccoli na na-save, wala pa yung titaymi na uso lang yan doon time na sila Rola na yung tagabasa yung napakahabang doktrina na parang hindi parang tinigil ata yun kasi kukunti lang na aanim nung 30 na doktrina, biro mo yung 30 doktrina. Parang ikaw nga na hindi mo na matandaan yun eh. Yung particular na episode na yon ng history ng MCGI na yon na 30 ang doktrina ginawa nila. Tapos ginawa nila, kinuntian na nila nung lumaya si Willie para nang sa gayon. Yun na yung yung pinakaunang bautismo na pinakamaraming naanib sa kasaysayan ng MCGI. Yung una na bautismo after na lumaya si Willie. Oo, yun. Natandaan yun. Wow. Galing. Yung set na yon, yun yung meron pang sing-sing si Bes. Tapos sabi niya bakit ako may sing-sing? Kasi pinagbawal niya sa babae yung mga alahas. Parang ano bang explanation niya doon, Badex? Ano 'yon? Parang sinanla sa kanya, parang ganun. Hindi. Ano 'yon? Ang isang batayan niya doon, kung natatandaan ni Lone Warrior at saka ng mga matatandang manggagawa dito.
Yun, di ba, ang batya ni Ebrad ni Best doon na kaya pwedeng magsuot ng singsing ang mga lalaki. Yun yung alibughang anak. Ala, tatandaan niya. Prodigal son. Prodigal son. Oo, yun. Binigyan ng naalala ko yun. Binigyan ng singsing ng tao. After magbalik niya. Yun, ganyan ang batya ni Best noon. Oo, yan yun. Alam niyo ba kung magkano yung singsing na yun? Million po yata talaga noon eh. Kasi diamond yata yun. Brilliante ba yun, Brad Broccoli? May insider ako eh. Yun nga, sa pinapabenta sa kanya yung singsing. Milyones ang halaga. Wow. Ewan ko kung saan gawa yun. Makasingit lang po. Kasi po, bago po ako na anib o kaming magpapamilya, ang hanap buhay po namin noon ay nasa Alhasan. Galing po ako na ano eh, tubong Bulacan po ako eh, may kawayan. Doon ang majority ng mga lalaki noon na nasa ano, may kinalaman sa goldsmithing. So alam ko na ang singsing hindi naman maghahalaga ng million yan, Brad, eh. Kung sa isang piraso lang. Nagiging milyones lang yan kung yan eh naging part ng historical heritage. Kung million man ang halaga nun, ay ano yun, ibinibenta yun or tinry na ibenta bilang dating pagmamayari ng isang kilalang tao. Baka antik yun. Yes, sugo. Ganon. Siyempre. Parang pag-aari na sugo. As value talaga na. Pero kasi kung pag-aari na sugo. Kung material lang, yung materialis lang ng pag-uusapan, may halaga yung ginto na nandoon. May halaga rin yung brilyante na nandoon. Pero hindi yun naabot ng million kung isang piraso lang na band ring. Kung yun man itinry na ibenta, ibinenta yun ng dahil sa kung sino yung dating nagmay-ari or sino yung craftsman na gumawa nun, ganon, dun galing yung value na yun. If ever naman na totoo yun ah. Di ba dati, Broccoli, naalala mo? Nga, ate. Sige, go ahead. Ate po, di ba, Broccoli, naalala mo? Merong binigay si Bes kay Gloria Macapagal Arroyo na pera ng Roma, yung coin. Ibig sabihin, may deposito si Bes ng mga ganong klaseng item. Kaya siguro, yung singsing na yun, baka ano din yun, baka ancient din ng ano nun. Kasi, kagaya nung sinabi natin, Peche, baka antique yun or ano. Kasi sa mga ganyan talaga, abot talaga ng million yun. Kasi, yung bumisita si Gloria Macapagal sa ano, sa palit noon. 'Di ba, isa sa gift niya na binigay ay yung ano, yung Roman ano coin na ebidensya niya na noon ayun daw ang isa sa ebidensya na totoo ang Biblia kasi nabanggit sa Biblia na sinabi ni Kristo na yung nasa pera ay mukha ni Cesar kaya ibigay niyo kay Cesar at kay Cesar. 'Yun yung basayan niya eh. Given yung to coin Cesar, na 'yun. Oh, yung coin na 'yun, 'yun yung ebidensya niya na binigay niya kay Gloria na later on sinumbat niya kay Gloria na binigyan pa kita ng coin na ano. 'Yun yung sinumbat niya. So baka yung ring na 'yun, baka ganun din ng ano noon, yung baka 'yun din yung ano niyan, resource niya. Eh baka nga baka yung ring nga niya na 'yun galing sa loot niya eh. 'Di ba mahilig 'yan na mangonsensya sa mga babaeng miyembro na may mga alaga. Ibigay nyo na lang sa gawain. Loot? Oh, loot talaga yun. Loot. Dahil kung hindi ba naman loot yun, hihingin mo yung pinagbawal mong isuot ng mga miyembro mo, ibigay sa gawain. Yung pala, diretso sa kanya. Di ba loot yun? At saka meron siyang paliwanag nun. Yung unang mga paliwanag niya doon. Yung, kasi ang sabi doon sa 2:9 ba yun, ng unang Timoteo, ang babae magsigayak ng mainhing damit. Yun. Ang paliwanag at hinahon. Oo, hinubad niya rin kasi gaya ng mahalagang hiyas na buhok. Opo, hinubad niya rin 'yon kasi nga may natipisod ng mga kapatid. At saka nung may naiintindihan siya kasi ang sabi doon, gayon din naman ang mga babae magsigayak ng mainhing damit.
yung word na gayon din naman nag-umpisa doon sa itaas. Dos 9. Tama ba yung talata ko? Ikalawang Timoteo 2:9 ba yun? Kasi search nyo. Yun, yung gayon din naman, yung sinasabi doon, may pinagmulan yun. Ang pinagmulan doon, yung sa taas. Na ang sabi doon, sigat, pwede si Brad Itachi, alam mo siguro yung talata. Or ay i-share pala yung talata. Ano po yun ulit? Yung unang Timoteo 2:9 ba yun? Ayan, yung sing-sing. Oh. Ito, nakita ko na. 3.5 m. Wow. Yan yung sing-sing, ano? Brad Rowan. Oo. Yan yung sing-sing mismo. Oo. Ewan ko. Ay, yung diamond pala niya, laki. Laki pala ng parang diamond. Siguro 1 carat. One carat. Parang Infinity Gauntlet pala yan, Brad Broccoli. Infinity Blood. Thanos. Saka yung diamond niya malaki. Possible nga na hingan niya yung ganung price. Kasi ang per carat ng diamond depende sa clear clarity. At saka ano, at saka yung color ng diamond. Kasi nagbebenta rin ako ng alahas before. Ah, talaga? Possible nga kasi mahal ang karat ng diamond, ah. Per karat ng diamond depende sa ano, sa malaki nga yung karat na gemology. Yan. Oo. Magkano to? 2-3 karat 'yan. Malaking karat 'yan. Oo, malaking karat nga 'to. Pero million 3.5. Hindi pa rin ako masyadong 3.5. Sure. baka sing-sing yan na galing sa ano, galing sa, kasi ang natatandaan ko dati may binigay yung sa papa niya, sa papa ni Soriano. Ewan ko kung yan, meron ako natatandaan ganun, may binigay na sing-sing sa papa ni Bess. Ay, oo, yun nga, nagaling mismo sa hari or parang ano, yun, kasi katrabaho si Papa niya sa SM, di ba? Kay Henry C. So, yung mga kaibigan ni Henry C. Oo, royalty. Parang may ganun. Baka yan yun. Hindi ako nagkakamali. Baka galing sa emperor yan ng China. Or ganun, mali. Galing yan sa mga ano. May ancient talaga na ano yan. Dynasty sa China noon. Mayayari na naman tayo sa mga nakikinig niyan. Sabi, wala tayo, ano, puro tayo baka. Puro tayo baka, tsaka wala tayo name. Daw. Pwede sabihin natin, pwedeng nahukay. Kasi di ba nung panahon na yun, mahilig sa paghahanap ng... Eh, treasure hunter si Best, di ba? Nung mga panahon na yun, naalala nyo, year 2000. Oo nga, no? Mahilig siya magpakontrata ng mga may kayamanan dito. Maghuhukay sila ng mga... ano, maglalaan siya ng pondo para maghukay yung mga kapatid. Para makahanap ng mga ginto, alahas, di ba? Meron silang maraming KNP ay lulong sa tinatawag na treasure hunting. Oo, naalala ko yan. KNP. Pati si Army Policarpio, lulong din yun sa treasure hunting. Kaya nga bandang huli, tinira ni Bess yun sa teksto, di ba? Yung mga mahilig sa treasure hunting, yung panahon niya masita ng mga treasure. Uh-huh. Napakaraming KNP na ano niyan, yung involved. Pati din si Bess, ano din yan, financer din siya sa mga treasure hunting na pumalpak ang karamihan. Alam ko sa Mindanao, Brad Loan, marami niyan. Maraming may gawa na ganyan. Oo, marami yan. Lalo na doon banda sa mga Surigao. Meron nga ako dito yung picture, Brad, ano, Brad Broccoli. Mm. Meron isang kapatid na involved dyan. Nakahukay ng mga porcelain. Porcelain, yung mga gamit sa ano, gamit sa yung China ko tawagin, yung porcelain na plato, yan. Hanapin ko dito, may mga kapatid akong ano, nakakausap no, na nahukay daw nila. Sabi ko, saan banda? Eh, di ba, usong-uso yung ano noon, yung treasure hunting sa Mindanao area kasi may nahukay na Surigao treasure. Kung alam ni Brad Lone Warrior ito, at saka yung Butuan. Yung Butuan treasure doon na nakuha yung ano, yung isang malaking bangka. Yung Masaw. Masaw. Balayan, Masaw. Tawagin. Balayan. Balangay. Yes, Masaw. Sa Masaw yun yung... Balangay. Masaw na yung dinidispute nila, sinasabi ng taga-Butuan, na sa kanila daw talaga unang nagkaroon ng misa. Kasi di ba may Limasawa Island na unang sinabi na ito yung nasa history dito. Unang pumunta yung mga... Ngayon, ang kinukontra yan ng mga taga-Butuan, sila daw ang mas nauna kasi yun yung Masaw Island, yung mayroong nahukay ng mga barko doon, sinabi niya. May mga kapatid doon na nagpakita sa akin ng mga nahukay nila. It date back yata mga yung mga dynasty pa ng mga emperor sa China. Nahukay talaga nila.
kita mo naman yung ano eh, yung porcelain eh, may shell, may coral dun sa kumapit dun sa lo, sa ano niya, sa surface niya. So ibig sabihin galing dagat. Talagang inano nila 'yon. Iniangat nila sa lupa. So maraming ganyan, mga worker involved diyan. Naghuhukay kung saan-saan. Kung hindi mga worker, may mga kapatid na kasama. Si Brad Jocel, may nahukay din eh, no? Ah, lokay. Nahukay, ube. Pero, hindi ba, yung verse na sinasabi niya. Hindi ba for form of gambling din yan, taking chances? Yung hindi ka naman siguradong may mahuhukay ka dyan, pero binastusan mo. Hindi ba form din ng coveting yan? Kino-covet mo yung something na ano, na material. Yes. Correct. So, pero ang itinanim sa mga kapatid nun eh, ano, yung tungkol sa pagsusugal, di ba? Ano, dinimonize ng gusto yung pagdaya sa loto, yung mga ganyan. Pero alam mo, patingin ko, almost everything in life is a gamble eh. Yes. nagiging ano lang yan, yung pathological. Pagka nakaka-apekto na siya sa ano mo, sa mental health mo or sa financial mo, nasira pamilya mo dahil diyan, yun talaga ano yan, naging disorder na yung sakit na. Pero yung sinasabi na ganyan, treasure hunting, eh isang form din ng ano yan eh, ng pag-iimbot eh, ng hindi sa'yo. Di ba hindi sa'yo yan? Di ba? Kung meron ka mang mahukay na kung ano dyan, hindi pa rin sa'yo yan. Saka material na bagay. Di ba, ano nga, tayo'y magsitingin sa mga bagay na hindi nakikita. Sila laman, hinuhukay pa nila. Uli, maganda yan, yung, di ba, yung regarding sa kasalanan, yung topic natin. Yes. No? Kasi kagaya niyan, yung sa sugal, borderline yan eh, dahil kagaya ng pinaliwanag ni Ate Petshay na merong pagsusugal na moderate lang, kagaya ng halimbawa, tataya ka sa basketball, yung bang uso ngayon yung rivalry, yung kagaya nung, ba may mga gano'n na, kag-gambling din yun eh. At pati yung pag-invest sa stock market. Sugal din yan eh. Sugal din siya. Sugal ba yan? Sugal may din investment yan. Oo, sugal din yan dahil hindi mo sigurado kung kikita ba yan. Oo, malay mo, babagsak bigla yung kumpanya na ano mo. So, yan din eh, form ng parang sugal din siya. Pero kasalanan ba yun na masuturing? Ganun ang, kasi sa MCGI talaga, pag sugal, automatic lahat yan. Sweeping lahat. Pag nagsusugal ka, kahit na maliit-maliit lang ka, kahit nga yung tataya ka lang, halimbawa maglalaro ka ng basketball na, yun bang 5-5? Mm-hmm. Diba sa barangay, pag halimbawa ano kayo, 5 kayo, tapos maglalaro kayo ng basketball, may pusta yan eh. Yung bang lalaro kayo sa kanto-kanto lang. Sa MCGI, bawal daw yan. Kaya, paano kung ang pusta ano lang, ice tubig? Oh, ganyan. Ice candy. Sugal na ba yun? Ganun. Katuwaan lang naman, di ba? Ito yung ano, porcelain. Ito yung sinasabi ko. Yan. Yan yung nahukay ng isang kapatid. Somewhere may value ba yan? May value yan? Porcelain? Oo, malaki yung halaga ng porcelain, lalo na kung antique. Oo, lalo na kung ancient. Kasi tingnan nyo, ito, galing sa dagat ito eh. Ayan o, kinapitan na. Ayaw, oo, kung shipwreck. Anong... Kung sa shipwreck nakuha shipwreck yan, siya. Malaki yan. Malaki yan kasi as far as I know, historical yung mga ganyang porcelain. Kasi it was made during the pre-colonial era, no? Yan ay proof ng trade between the Philippines and the China long before the Spaniards came. So mahal talaga yung mga ganyang ano artifact. Ang dapat nakalagyan yan museum. Yes. Oo. Mm-mm. So, yeah, nag-i-engage ang mga kapatid dyan. Nag-i-engage sila sa ganyan. Yun lang nga, yung mga forms of ano,
gambling. Pero yung stock market, ewan ko ah. Kasi sabi nila, nag-i-invest ka lang naman sa business. Pero sa tama si Ate Pechay, in everything, it's a gamble. Kahit sarili mong business, almost gamble everything. Din. Oo. Parang lalabas nga lahat naman talaga sugal, kung gano'n ang definition. Kasi ano eh, nothing is certain naman eh. Oo. Oo, tama. At saka gambling itself, hindi masama yung gambling itself. Ang masama, ano yung consequence nun? Ano yung magiging ugali mo kapag palagi mong ginagawa? Yun, na-consume ka na. Parang yung my precious. Oo, nakakain ka na ng sistema nun. Yun yung masama. Pero yung gambling itself, hindi masama yun kasi, di ba nga, in every walks of life, eh, sumusugal tayo. Pati sa pagnenegosyo, di ba? Hindi mo naman alam kung kikita ka eh. So, okay. Alam, ang masama, yung sobrang pagka-demonize ng gambling. Yun. Eh, nakikita nila, may nakita sila na naglalaro ng cards. Na, yung para ha. Wala para namang tumatayo. Walang tayaan. Wala namang tumatayo. Tong eats. Pero walang tayaan. Tama na agad yan. Ay, oo. May makakita sa inyo. Kasawain kayo. Ano yan? Anyo ng masama. Yan. Uy. Oo. Anyo pa lang. Oo. Allergic sila. Kahit hindi yun. Kahit allergic talaga sila dyan. Kahit wala pa silang nakikitang pera sa lapag. Ano, kahit sabi mo na may makita silang pera, pero halimbawa, katuwaan lang, piso-piso, ganyan. Hindi pa rin yun acceptable. Oh, kahit nga wala ng pera eh. Oo. Diba, ano, ayan yung ano, toxic na yun, masasabi ko. Yung pagsasuot ni ano ni yung sinto yung pagsasuot ni Sis Arlene ng ano eh anyo ng masama rin yun dahil Prada. Lalaki yung tabas nung ano ang suot niya ano yung may naka-boots. Oo, di ba? Panlalaki yun eh. Kung talagang stick ka sa katwiran, anyo ng masama yun dahil tinuturo nila na panlalaki nga yun. Di ba? Mm-hmm. Sa mga ganun. Pero Ate Pechay, kahit na dinidemonize nila yung sugal lang na yung loto, pwede manghingi ng balato. Kasi naalala ko, mayroong kapatid. Saka kahit sinabi naman ni Bess yan, di ba? Huwag kang tataya, pero tumanggap ka. Kung binigay ka ng balato, tanggapin mo. Kasi hindi naman ikaw yung ano, tumaya eh, pero tanggapin. May ganun. Oo, meron ka na kasi yung kaibigan kong worker. Meron siyang pinagsabihan na kapatid dahil yung kapatid, meron siyang kaibigan na nanalo sa loto. Ngayon, binibigyan siya ng balato. Hindi niya tinanggap. Pinagalitan pa siya ng worker. Ba't di mo tinanggap? Dapat tinanggap mo. Ganun sa kanya. Walang masama kung humingi ka ng balato o tumanggap ka ng balato. Eh, anyo pa lang. Sa bagay. Hello, may naalala ko niyan yung sa, regarding dyan sa pusta niya. Nanalo ng ano. Ang sabi ni Best dyan, ang solution dyan is, maidipo, alimbawa, ikaw, nanalo ka sa loto. Hindi ka pa kaanib nun. Diba, ang ano mo, ang panalon mo, halimbawa 2 million halimbawa sa loto or sa sweepstakes. Ang sabi ni Bes, para ka makapag-abuloy na kukunin mo dyan, huwag mong idirektang kunin doon sa pera, kundi idideposito mo muna sa banko. Tapos magwi-withdraw ka doon, yung parang interest, yun ang iabuloy mo. Ganun, parang sabi ko, malilundering yun ha. Yun ang sabi ni Bes. Sanay. Natatandaan ko yung paliwanag na yan. Oh. Ganun ang sabi ko, parang malilundering din yun. Diba? Saka one time binanggit sa doktrina yan eh. Yung, ay, sige, si Onisiporus pala, sorry. Sige, go ahead bro. Hindi, okay lang po. Sumayang ko lang yung money laundering. Parang lumalabas, literal na nililinis mo yung pera eh, para pwede ihandog sa Diyos. Ilang i-deposit tapos i-withdraw yung kasi interest. Kasi marumi daw yung galing sa loto na panalo. Kasi kahit na ilang million pa yun, hindi daw niya tatanggapin. Pero ang solution ni Bes is i-deposit mo muna sa banko at i-withdraw mo kung ano man yung tubo dyan, yun ang i-abuloy mo. Pero yung direkta galing doon sa mismong principal na napanalunan mo, huwag mong kukunin yun kasi marumi yun. Hindi yun tatanggapin ng Diyos. Yun ang sabi ni Bes. Hindi naman kailangan ng Diyos pa yun. Brad Broccoli. Ah. Brad Broccoli sa lumang doktrina, binanggit ni Bes yan. Yung sa pagtaya sa loto. Diba binanggit niya noon, natatandaan ko pa, yung loto daw noon, maaawa ka na lang na bumili ng ticket dahil ang nagbebenta daw noon, mga batang yagit, umiikot-ikot daw noong araw yan. Kung saan magbebenta ng... Okay, tapos? O sweepstakes, loteria.
Eh, sabi niya, oh, total naman, charity naman yan. Bumibili rin daw siya noon to. Wala. Nalala ko yan, nalala ko. Binanggit niya sa doktrina. Nasa doktrina yan, yung human doktrina. Binanggit niya yan. Sabi niya, naawa. Oo, naawa daw siya kasi ang mga bata daw nagtitinda noon kadalasan. Sa kali-kali, ganyan-ganyan. Inaabangan daw sa waiting shed. Ganyan daw maglako ng sweepstakes nung araw. Wala raw yung mga pwesto-pwesto na outlet. So sa kanya, naawa daw siya. Bumibili lang daw siya. Parang gano'n. Tapos, eh, charity rin naman pinatapo niya yung ticket. Hindi ko alam kung anong gagawin niya. Pag pero pinanggit niya talaga na bumibili siya. O, pero ngayon daw, iba na raw ang loto ngayon. Yung loteria daw ngayon kasi, nagnanasa ka ng umaman. Eh hindi at, na raw hindi na so raw depende sa hindi lang po sweepstakes yun pati yung ano pati yung naalala niyo sa doktrina din sinabi niyo yun, na yung sampagita yun pati yung binanggit niya sampagita yes nagbebenta na sampagita then naawa daw siya sa bata binili lahat yung sampagita pero tinanong nung kapatid saan niya nilagay Brad ito yung ano sampagita tinapon din niya, niya raw yun hindi naman niya ginamit. Oy, may comment si Totoy Bibo. Bakit sinisiraan nyo yung MCGI? Ayaw nyo naman lumantad, mga dawag ba kayo? Pasok ka dito, Totoy Bibo. Pa-joinin mo yan para makita niya ako. Di ba kami lumalantad? Pambira. Pasok ka, sige. Pasok ka rito. Tignan natin. Hindi daw lumalat eh. Ayan si Brad Dexo saka si Brad Oli. Sila mga host. Nag-uusap lang kami dito. Tropa-tropa lang to. ayun. Pasok ka rito. Sige. Oo. Oh, ready kami sa'yo. Ito. Meron akong point na gustong i-raise. Yung power viewing sa iglesia. Narinig nyo na yung i-play nyo yung YouTube mga ilang seconds ba yun, Rain? Kalimutan ko. Tapos, i-re-refresh. Paano ba? Ibang device ba? Para ma-count ng YouTube. Ibang account ata. Ibang account. Mm-hmm. Para kailangan dumami yung views. Oo, multiple device tsaka multiple accounts ata yung oo. Di ba may screenshot tayo nyan? Yun yung instructions dun sa members. I-power viewing. Edi inandaraya rin sila. Nagsisinungaling din sila. Ayun ako. May binabala ako sa amin yan eh. Ano, sa mga members na ano, mag-ano raw kayo. Tune in kayo para pampadami ng views. Buksan nyo yung mga... Kahit nga sa television eh. Ginagawa rin nila yun eh. Kumbaga, makikita daw sa kung ilan yung mga naka-tune in. Pati sa TV, alam ko yung ano. Yung mga ano ba? Mga... Matagal na pong gawain nila yan mga kapatid. Tulad dati, paliba pag may doktrina, no? Kasi mga tamad mga ano eh, mga kapatid pagdala ng bisita sa doktrina tsaka sa Bible exposition sa lokal, mga tamad dyan. Eh, para makita na marami yung ano, paliba dala ng bisita sa isang lokal is dalawang kapatid lang. Kailangan dumalo yung maraming mga kapatid para makita doon sa camera na maraming ano, hindi pa kadmi yung mga kukuan. Trabaho ko dati yan. Kaya ginagawa ko mga kapatid. Balo naman kayo para makita na may lokal natin na sumusuporta kayo. Tapos kahit wala kayong dalang bisita, yun ang sinasabi ko sa mga kapatid. Para may pakita namin kasi nga, pinipit namin yung lokal namin na mayroon pa may dalang bisita. Tapos minsan, ang ginagawa ng mga kapatid naman, ano, na nabibitita magdala ng bisita dahil nga ina-atake kami ng PNP, district servant, mga lord servant, magbibitian dala namin mga bisita pag walang susunod ng mga kapatid. At sa mga kapatid, pag pinukpok mo lang, doon lang magdadala ng bisita. Ingas kugon yan. Pagdating ng mga ilang araw na wala na ulit. Okay. Bradex, may parang may static. Inaugong, no? Inaugong sa amin yan. Sa end mo. Pamute na lang po muna. Kuya Adel, sige po. Hello. Okay po. Yung kanina yung binabanggit dun sa pagsusugal, naalala ko lang kasi pinagbabawal nga, di ba, yung masyado na demonize nga yung about sa pagsusugal pag kami involved na pera. Pero
titignan mo, sahanin nga lang din ng mga workers, eh. alam din ng mga kasama yan, yung mga nagbabasketball. Para lang masabi na hindi kami nagpupustahan instead ng pera, eh, pustahan namin, ano, soft drinks. Para lang at least, kumbaga parang scapegoat na walang sugal. Pero titignan mo, as per se doon sa, ano, hindi nga pera, pero still, may taya pa rin. Oo. Eh, yung pera, pwede mo rin ibili ng soft drinks. So, parang ganun din. So, yun nga. So, papasok na tayo dun sa kasalanan. Ano ba yung kasalanan? Diba? Kasi for agnostics and atheists, hindi ito mabigat eh. Sa amin kasi, okay lang na, sabi ko nga, parang yung yin and yang, na ba, may gumawa ng masama, meron din gumagawa ng mabuti. Kung walang gumagawa ng masama, wala tayong kapulisan. So parang hindi mawawala yung may masama talaga. Pero yung mga pulis, sila yung nag-aayos, nanguhuli dun sa masama. Saka nga, yung epekto niyan sa'yo, yun lang yun. Parang law of ano, cause and effect. O, manigarilyo ka, may balik yan sa lungs mo. Ganon. Pero parang ang naging ano namin, ang basihan, hindi kasulatan. Kasi iba yun eh, yung kasalanan ng sa Diyos, di ba? Kaya may pumapasok. Ayan. Ako, mas naniniwala pa ako dun sa golden rule na sinasabi nila. Na paano mo malalaman kung masama na yung ginagawa mo? I-apply mo sa sarili mo. Yung kung ano yung ayaw mo na gawin sa'yo, eh wag mo rin gagawin sa kapwa mo. Bakit ginagawa mo sa kapwa mo yung ayaw mong gawin sa'yo? So, yes. Yun lang rule na yun, malalaman mo na you're doing something wrong or right. Yeah. Na hindi mo na kailangang bumatay sa isang holy book para ma-discern kung ginagawa mo ba ay mali, tama o mali. So sa akin po, depende yung definition ng sin. Kasi sa panahon natin ngayon, nag-evolve na yung knowledge about sin eh. Pag i-generalize natin yung definition ng sin, marami tayong mapagkukuhanan. Kasi sa Buddhism, may sarili silang paliwanag tungkol sa sin. Sa India naman, Hinduism, ganun din. Sa Islam, meron din. Sa Islam, kapag sa kanilang definition ng sin sa kanila, kapag lumabag ka dun sa kautusan ni Allah, yun, sa commandment ng Allah, yun na may co-considered na sin. Sa Buddhism, ganun din. Yung pag inilabag mo yung teachings ni Buddha, it is a sin. Sa Indian na yung dharma, sa Hinduism naman, yung dharma, pag nilabag mo yung dharma, yung right behavior, nagkakasala ka. Pero tama rin si Brad Broccoli sa definition ng mga ATS. Sa kanila, hindi sila naniniwala sa sin eh. Ang mga ATS, hindi sila naniniwala. Ang tawag sa kanila, freedom from sin. Yan ang, mga ATS. Freedom to do good and bad. Broccoli, ang tawag dyan eh, secular morality, yung sa mga atheists at agnostics. Secular morality ang tawag. Oo, sociality is the result of evolution. Nag-umpisa yan halos kay Charles Darwin doon sa natural selection. Ibig sabihin, para sa kanila, kaya lang na nagkaroon ng masama sa mundo, it's because of accidental, parang trial and error. Na nag-lured yung tao sa trial and error. For example, na-discover nila yung apoy. Nung ma-discover nila yung apoy, sinunog nila yung tao, namatay yung tao, nasunog, nakita nila, ay mali pala yun. Doon lang nila na-discover na yung pagsunog sa tao, kaya patayin mo yung tao, sa pamamagitan ng ginawa mong kutsilyo or kasangkapan, artifacts, doon lang nila nalalaman na yung pala ay masama. Yun ang kanilang paliwanag tungkol doon sa evil, sa kasamaan.
Ganon. Ngayon, meron namang paliwanag kung tayo naman naniniwala kay Kristo at sa Diyos ng Israel. Meron silang paliwanag tungkol naman sa kasalanan. Na depende na yun sa atin kung saan ang paniniwalaan natin. Kung ano yung mas nakikita nating reliable na kung ano yung ibig sabihin ng kasalanan. Yun lang ang masasabi ko tungkol dun sa in generalization natin sa kasalanan. Kaya po, ano paliwanag nyo? Uh-huh. Ang perception ng MCJI sa kasalanan iba. Ang kasalanan, hindi lang generally ang definition nila pagsalangsang sa kautusan. Ngayon, pupunta ka ngayon doon sa kautusan. Ngayon, yung mga kautusan na yan. Ang dami nun. Oo, ang dami yan. Yung mga kautusan na yan, meron niyang preventive na gumawa ka ng masama sa kapwa mo or something na prevents you doon sa paggawa sa ayaw ng Diyos. Ganon. Meron kasi kautusan sa MCJI na dahil ayaw ng Diyos. Ganon. Diyos, nilabag mo, kaya may kasalanan ka ngayon. Ganon. Parang sa buhok. Gusto ron ng Diyos. Ayaw ng Diyos na mahaba. Na magpaputol ka ng buhok, eh nagpaputol ka, eh kasalanan mo na 'yon. Ganon. Legalistic na ano. Meron kasi silang mga paliwanag tungkol sa kasalanan na which is hindi naman dapat maging kasalanan eh. Kaya nga medyo meron nagki-critic sa kanila. For example, gaya ng anong buhok. Eh pag ginupitan mo na ang buhok, kasalanan yung para sa kanila, which is mali ang interpretation dun sa unang Korinto 11 na yon. Mali ang kanilang paliwanag dun eh. Kaya na-i-consider. So depende rin eh. Depende sa pagpapaliwanag ng mga nagbabasa ng Bible eh. For, ganun din sa Buddhism, depende din sa pagpapaliwanag na inano ni Buddha, ni Gautama Buddha sa kanyang mga sinabi. Ni Shinto, etc. sa kay Muhammad, ganun din. Depende din sa pag ano sa pagkakaintindi. Pero for example, sa atin, gaya sa MCG, eh, bawal lang magpagupit. Pag nagpagupit ka, kasalanan. Which is, hindi siya applicable na maikukonsidered na kasalanan. Kasi yung mga ano eh, di ba mga kapatid ng mga manggagawa, tanungin ko kayo, yung bang nagpagupit na babaeng anong tawag nila doon, Nazareo. Alala niyo yun, may alam kayong Nazareong babae? Nazareo sa panahon ng Israel. Sa mga ano matatandang mga manggagawa. Nazareong babae sa panahon ng Israel. Alam niyo yon? Tatanong ko lang yung mga manggagawa. Ah, hindi niyo ba alam yun? Christian faith, alam mo? Adel, Kuya Adel. Yung mga matandang magagawa. Bata pa kasi ako eh. yung Nazareo, yung babae, ano yun, akala kasi nila ang Nazareo sa Israel, lalaki lang. Hindi, walang pagpapaliwanag si Ibes nung panahon na bubuhay siya. Sandaling panahon lang nagpaliwanag siya ng ganong count. Mga ilang expo lang niya pinaliwanag yun eh. Pero kami matagal nang alam namin yun na yung Nazareo. Ang Nazareo, kapag alibaw Nazareo ka, mag-aahit ka ng ulo ka, may ilagay niyo yung sinabi niya para din sa babae yan. Para sa babae. Tingnan mo yung babae pag nagpanata siya ayon sa panata ng Nazareo, magpapagupit siya ng buhok. Paano ngayon yun? Kaahitin niya yung buhok niya. Babaeng Nazareo yun. Masama pala magpagupit ayon kay ano? Ayon kay Pablo. Ano ba tong mga Nazareo? Mga Sadduce ba to? Sadduce ba tila? Oo, yan yung basahin niyo yung number 6 buong talata na yan. Nung alas na yan, magpapanata. Si Samson, isa yung Samson sa story. Isa yung Nazareo, si Samson. Yun ang example ng Nazareo. Apo, yan. Nazareo, buwan sa pagkabata, Cristo, si Samson. Taga Nazaret din, di ba? Oo. Oh. Ay, hindi. Iba yun. Mamamayan ka ng Nazaret. Iba yung Nazaret. Iba yon.
Iba yung Nazareno. Oh, iba yung. 'Di ba si Jesus? Kaya siya ano, Nazareno doon sa yung negrong Jesus sa Quiapo dahil Nazareno nga siya. Oh, kasi Nazareth. Oo. Nakatira siya. Mamamayan siya ng Nazareth. Okay. Iba naman 'yon kaysa dito sa Nazareo. Yung Nazareo, babae at lalaki yan. Nakapag ang Nazareo, magpapanata, mag-aayit siya ng kanyang ulo sa kanyang pagkakatalaga sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. So, magpapagupit yan, babae yan. Eh, Bradex, yan bang sinasabi ba di Pablo, sakop ba yung mga Nazareo doon? Ibig ko sabihin, di ba Kristiyano yata yung tinutukoy doon sa ni Pablo? Opo, opo. Mga Kristiyano po yun. Kasama din yung mga Israelita. Eh, kahit naman si Pablo, sabi nga ni Pablo, mag-ahit eh, magpagupit. Diba? Basahin niyo yung yung tungkol dyan sa buhok. Sige, basahin. Ako po, ako. O, sige, babasahin ka. Ito, ilagay niyo dun sa yan, sapagkat kung babae walang lambong, ay pagupit naman. Ngunit kung kahiyaya sa babayang pagupit o paahit, maglambong siya. Yung word dyan na pagupit, kung titingnan mo yan sa Greek, yan yung dalawa lang yan eh. Dalawa sa Greek, dalawa lang yung word niya ginamit niyan. Isa yan sa 1 Corinto 11:6 at saka isa dun sa ginamit kay Pablo nang siya'y magpagupit. Siya'y magpagupit, nagpagupit siya dahil nagpanata siya, nagpagupit siya. Ibig sabihin na nagpagupit diyan, ano mo siya yung paiikliin mo ang buhok mo. 'Yun ang ibig sabihin sa Greek niyan, paiikliin mo ang buhok mo. Kaya sabi ngayon ni Pablo, ngunit kung kahiyaya sa babae ang magpagupit na paiikliin mo ang buhok mo, di paahit ka na lang, pakalbo mo na. O ngayon kung kahiyaya 'yon sa babae na magpagupit ka para umikli ang buhok mo, ahitin mo na, kalbuhin mo na 'yung sarili mo. Ngayon kung kahiyaya 'yung maglambong ka. Kasi wala naman sa history ng Israelita na ang mga babae, 'yung una, mga Israel at saka mga unang mga Kristiyano, walang sinasabi na dapat na sa history 'yun, makikita mo 'yun ng mga babaeng di nagpapagupit ng buhok. Mahahaba ang buhok, sayad sa lupa kasi merong ganun eh. Na ang babae sa kanyang pag di niya pinagupitan, merong babae asawa ko eh. Umaabot hanggang sa sayad ng lupa yung kanyang buhok nung panahon di siya talaga pinagupitan simula nung maanib siya. Ang so, haba nagalit. Ay teka, Bradex. Hindi ba ang point parang pinupunto ni Ate Pechay dito eh, pwedeng magpagupit pero maglalambong. Di ba ganun? Ewan ko lang kay Ate Pechay kung ganun nga. Ang isang interpretation dyan sa ni Willie Santiago, ang isang interpretation dyan, ang tinutukoy na maglambong dyan, literal na paglalambong. Literal. So ibig sabihin, parang pwede nga. Dahil kung kayaya, pagupit o paahit, ay maglambong siya. Pwede siyang maglambong nun, literal na paglalambong, kung magpapagupit siya. Ganun. Nakuha ko yung sinasabi ni Ate Pechay eh. Nung binasa ko ngayon ko lang na bagong perspective sa akin to. Pero ang babae naman, pag mangangaral siya, maglalambong siya. Kaya, hindi magme-make sense yung talata na yan kung hindi literal na lambong yung binabanggit. Diba? Paano mag-mix up? Sapagkat kung ang babae, walang lambong, di kalbo, no? Pagupit naman. Kalbo na nga, papagupit. Paano pang gugupitin? Kalbo na nga, diba? Magulo, diba? Hindi, kasi nga, ang ibig sabihin kasi ng lambong, kung titingnan natin yung konteksto, ayon doon sa paliwanag namin, ayon sa pagkakaintindi namin. Ang ibig sabihin ng lambong, mahabang buhok. Yun ang ibig sabihin nun, mahabang buhok. MCGI po yun. Ibig sabihin. Binigay ng Diyos ang buhok na pinakita. Alam, tanong ako. Hindi lang naman. Sige po. Bakit pinapakailaman yung buhok ng Diyos? Anong pake niya sa buhok? Bakit? Di ba spirit siya? Tapos parang inisip ko kasi God is a like a radiation lang eh. Broccoli.
Broccoli, pwedeng mag... Oy, ano? Totoy Bibo. Sige po. Ano po? Magandang hapon sa mga kaibigan mo, ano? May itatanong lang ako. Ano po? Kung nakainom na sila ng gamot sa high blood. Totoy Bibo? Kayo po ba yun, Totoy Bibo? O, ganito, Brad. Hindi kami makipag-debate. You can share what you know. Ganun lang tayo dito. Hindi naman ako... Totoy Bibo, pwede ko bang... Hindi, Totoy Bibo, pwede ko bang ipakita ninyo yung mukha nyo? Hindi pwede. Matususpend siya, bro. Ay, bakit naman eh? Inaatake mo yung mga kasama namin dito. Na hindi sila nagpapakita ng mukha. Ikaw, hindi ako, ka nagpapakita. Ano, sakit lang. Ako, hindi, hindi pa rin yun. Wait lang ha. Kalma lang ha. Kalma lang ha. Huwag kayo mag-alala. Magpapakita rin ako. Wait lang. Kalma. Ilam ng tubig. Magsasalita lang ako ha. Isagutin lang natin yung sinasabi ni Broccoli. Hindi ako nakikipag-debate. Sabi nga, mag-share. So that's why I share my thoughts. Ngayon, ang punto, no? Ngayon, sagutin natin bakit daw tayo hindi nagpapakita. Una, hindi pa naman makapal ang mukha ko. Manipis pa naman. Na? Bakit? Bakit? Ngayon, pag nagpakita. Ngayon, sagutin natin, ano? Una, maraming kalaban. No? Yung iba hindi parehas lumaba. So, given na yan... Si Daniel ba kalaban mo? Si Daniel Rason kalaban mo? Daniel Rason. Bakit mo naman nasabi? Pinagtatanggol mo ba siya? Bakit mo nga nasabi? Hindi, tinatanong nga kita. Okay, mamaya, sasagutin kita ha. Magsasalita lang ako. Patapusin mo lang ako. Okay ba yun? Sagutin mo muna yung tanong ko. Mamaya. May tanong ng person. Wala pang 1 minute. Mainit. Tanungin mo muna. Tayumigan muna. Kasi yung high blood mo, agad. Ano ba yan? Pasok. Kasi ang problema, nagsasalita ako, nagtatanong ka na. Mamaya, may tanungan portion. Okay ba yan? Pasalitain mo lang ako. Kasi may pinagpauna ka na eh. Mamaya. Ngayon, huwag kang umiyak. Mamaya may oras ng pagtanong. Ha? Magtatanong ka. Kalma ka lang dyan. Tanungin muna natin, Totoy. Voice of Faith, tanungin ko muna, ha? Ikaw ba'y aktibo pa sa MCGI? Aktibo mamaya, ka? Mamaya, sagutin natin. Tinatanong kita ngayon, aktibo ka ba? Hindi, naintindihan mo ba yung sinasabi ko, yung sinagot ko sa'yo? Hindi, tinatanong nga muna kita, aktibo ka ba? Nagunod mo ba yung sinagot ko sa'yo kanina? Naintindihan mo ba? Huwag ka sumigaw, ano ba, bro. Ano ba sabi ko? Ano ba sinasagot mo? Tinatanong kita kung aktibo ka. Kasi di ba sabi ni Koya, pwede kayong sumagot? Teka. Kaya tanong nga kita kung aktibong miyembro ka eh. Mute muna kita. Aktibo ka bang miyembro? Sumagot ka. Sige, sagot. Active ka ba? Sagot. Tanong yan ha? Valid question. Broccoli, pwede ba magsalita? Apo. Kasi di ba sharing ta, di ba? Apo. Pwede ako mag-share 5 minutes. Pwede humingi ng pwede po. Go. Okay, salamat. So, timer set now, no? Anong oras, timer? Walang timer. Hindi lang naman diba? Ang tanong diyan. Diba? Sagot diyan, hindi lang. Diba, kala ko ba, Broccoli, may 5 minutes, tapos ngayon humingi ako sa inyo ng 5 minutes. Walang 5 minutes, basta say it. This is wala free flow. Walang nagsiset dito ng 5 minutes, sagutin mo yung tanong. Habang nagsasalita ka, pwede kang basta siya. Marunong kami magbigayan, nagbibigayan kami dito. Pag may nagsasalita ka, pinagbibigyan namin. Pero ikaw, sapaw ka ng sapaw dito. Pabihira naman, di naman pero. Sagutin mo na lang, aktibong MCGI ka ba? Broccoli, sagutin mo. Ikaw ang kausap ko, pwede na ba akong magsalita, Broccoli? Oo, kasi, pero... Magkaibigan tayo, I respect your room. That's why kinakausap kita, sabi mo, pwede mag-sharing dito. Ngayon mag-share ako, bakit ganyan? Meron sumasapaw. Sige, alam ko active si Brad Totoy talaga. Pero nagtatago siya. Yun lang naman nasagot doon. Yun lang naman nasagot. Maganda siya. Okay. Brad Totoy. Kasi alam mo, kaya bakit may sumasapaw? Kasi ang entrada mo ay maaskad agad.
Ikaw, may problema ba rin? From the start. Oo. Meron. Kasi may problema. Meron. Malaking meron. Wait lang, wait lang. Nasasabihin na ako. Ino mo na ang tubig. Nakakusahan mo kami. Wait lang, nasabihin na parang pinalalabas mo makakapal mukha namin na hindi kami nagpapakita ng ano. Ikaw ang ano, ikaw ang unang-unang bastos. Totoo ba mo ito ha? Wala naman ako sinabi. Nasabihin ko lang na huwag kang magalit sa amin kasi hindi naman kami magsuspend dito sa'yo. Okay? Wala kaming gagawin sa'yo. Hindi na, pwede na, pwede na, Broccoli. Pwede na ba magsalita, Broccoli? Kasi nag-iiyakan na yung mga kaibigan mo. Teka lang. Okay, guys. Okay, let's give a chance to Totoy Bibo. Sige, a few minutes. Sige. Mute muna tayo. Pakinggan natin siya. Unang banat. Okay, unang-una, no? Nagtataka ako sa inyo. Bakit puro hinanakit yung inilalabas ninyo? Ngalawa, ano bang ginawang masama sa inyo ng MCGI? Bakit puro na lang chismisan kayo ng chismisan tungkol dun sa loob ng MCGI? Bakit hindi nyo na lang pag-usapan yung paniniwala nyong agnosticism? Pangatlo, may mga aral naman kayo. Bakit may mga marurunong naman kayo? Bakit yung ang hilig ng pag-chismisan yung MCGI? Hindi nyo nalang talakayin yung iba't ibang religion kung anong mga mali sa kanila na MCGI pa na pili ninyo. Pwede na kami sumagot? Mamaya. Oo, mamaya. Okay? Diego. Pagka sinabi ko tapos na, di saka pwede sumagot. Okay, nag-i-interrupt ka. Ngayon ganito, no? Ano ba yung tamang pakikipag-usap? Hindi yung sapaw tayo ng sapaw. Sige, move on na. Go. Oo. Diba? Ngayon, para may last word na, kung sinyong makausap ako yun yung maayos, umayos din kayo, no? Ngayon, marunong tayong makipag-usap. Ang problema, sasapaw kayo ng sasapaw. Ngayon, sagutin natin lahat ng tanong, ano? Active po tayo sa MCGI. O yan, di simple-simple. Sinasagot natin, o ngayon, kung may mga katanungan, huwag kang ma-high blood, pambihira. Oh. Nag-aaway kayo. Magtatanong lang kayo. Nag-aaway pa kayo. Diba? Kalma lang. Kalma. Okay, inom ng tubig. 8 glasses of water. Drink every day. After you drink, inhale, exhale. Okay. Bro, yun na ba yung sasabihin mo? Kasi, we have to discuss something here. So, pwede magtanong? Sige. Pwede ako magtanong sa kanya. May authority bang binigay sa'yo si Daniel Rason? Sabi mo kasi active ka eh. May authority ba si Daniel Rason na mag-guest ka sa mga ganito or mag-Bible study ka ng sarili mo or magtanggol ka ng sarili mo? Meron o wala? Okay, sasagot tayo. Ano? Una, ano ba yung sinasabi mo? Nagba-Bible study ba ako? Hindi. Pangalawa, kailangan ba pag lalabas ka sa ganitong ano, kukuha ba ng authority for para sa ganyan, wala pong ganon sa MCGI po. Malaya naman po tayo, alam naman natin yung aral at sabi nga, sharing lang naman, hindi naman siguro masama magsalita. Ngayon, bakit may tinatanong ba't taga MCGI ka ba o miyembro ka ba ng MCGI? Ano ba pangalan mo? Sino ba tinatanong nyo? Ako? Alam na naman yung kapitbahay mo. Ikaw yung kausap mo. Ikaw yung nagtatanong. Ako na pala. Ako po si Dexter Patiño. Dating si Dexter. Acting son. Opo. Kaya ako naman na itanong kung may authority ka galing kay... Mali kasi yung sinasabi mo eh. Manggagawa po kami dati. Dati na pala eh. Hindi na kayo active. Opo, alam namin ang protocol ng mga gawa. Ayun mo naman pala eh. Alam namin, hindi ho kami pwedeng magsalita or magtanggol, makipag-debate or makipag-usap sa ibang mga yun. Ako, ordinary member lang. Ay, diba? Hindi po. Ang utos po na yun, pati sa mga gawa. Tayo. Magkaiba tayo. Kasi manggagawa ka mo dati. Okay. Yung sa manggagawa yung anin mo. Wait. Ordinary member, diba? Bentotoy. Mali kayo din. Wait lang. I'm gonna put you on mute, ha? Okay. Hello po. Okay. Pwede pong mga salita. Sige, potential. Kung okay lang po. Ayun lang.
di ba po member po siya? Ang as far as I know po kasi nung bago po ako bautismuhan ano po. Di ba bagong member po ako nung binautismuhan po ako sa Apalit. Meron po kasing ano, di ba piniplay pag bagong pagkatapos di pong bautismuhan. Na yung mga miyembro po kasi hindi pinapahintulot ang makipagdebate. Opo. Tama. Yung sinasabi po kasi ni Best doon yung ano yung inahing manok ang lalaban hindi yung sisiu. Sagutin ko. Last na to ha, last na. Brad Totoy, last na. Sige. Last na to ha, wala na magtatanong ha. Unang-una, no, buti na lang, hindi mo kinuwento yung buong talambuhay mo hanggang sa lumaki ka, no? Hanggang sa lumabas ka, no? Okay, ngayon. Hindi naman po ako mahabang magsalita. Tagali lang, kalma. Nagsasalita ako, patapusin mo lang ako. Okay, ngayon, sagutin natin, ano? Yung bang sa, ano, yes, totoo yun. Dapat na nagtatanggol si Brother Eddie. Pumasok ba ako rito para makipag-debate? Pumasok ako rito para makipag-usap sa inyo. At parang binabanggit nyo sa, may authority ka ba? Parang natatakot kayo, no? Ba't kailangan nyo banggitin yung authority? Natatakot ba kayo makipag-usap sa akin? At ipambablock nyo sa akin yung authority? Mag-uusap lang naman tayo eh. Hindi, nagtatanong lang. Ganun lang naman kasimple eh. Ngayon, ang problema, nagtatanong kayo, kinalalabas nyo, ay, wala kang authority. Labas ka dyan, labas niya. Mapapahiya kami. Andito parang ganun lang labas nyo eh. Diba? Or baka takot ka rin sa authority. Okay, Bradex, Bradtotoy, naglit lang. Takot ka rin sa authority. Sige, wait lang. Sige, Kuya Del. Ganito, siguro, in fairness din dito kay Totoy Biboy, regardless kung may authority siya o wala, di mas maganda, mapakinggan din natin siya kung ano ba talaga yung stand niya. Ngayon, kay Totoy Biboy lang siguro, kung ano ba yung, topic na pinag-uusapan dito kay Broccoli, kung ano yung thoughts niya about MCB, yes, ano yung stand, i-share niya, di ba? Ngayon, siguro yung sinasabi niya na, katulad yung sinasabi niya kanina, na yung ating ginagaw, bakit daw tayo laging topic natin, hinanakit sa MCGI, yung nakikita natin sa MCGI. Well, siguro, dapat maging, ano siya, maging aware siya na itong podcast na ito ay intended talaga sa, ano, sa mga napapansin natin sa loob ng MCGI. Saka be sensitive enough to know na galing tayo dyan. Wait lang po, nagsasalita po siya. Ito naman po ang, ano, kanina po kasi ayaw niyo po nang kinakat kayo. Kayo ngayon po, kinakat niyo naman po yung nagsasalita. Walang nagkakat! Kaya nga nagpapaalam ako. Diba, di dati? Kinakat niyo pa rin po. Problema, gumagawa ka ng issue, hindi naman kinakat. Ang nagkakat yung kasama mo, isisimu yung kasama mo. Wait. Kayo po yata kita. Kayo po yung na high blood po kayo, inom po kayo tubig. Wait lang, Brad Potential. Let's give a chance to Brad Ken. Brad Ken is an MCGI. Katulad din ni Brad Totoy. Dapat sagutin ko yung huling nagtanong para malinaw per issue na sasagot natin. Okay ba? Hindi. Mamaya na. Si Brad Ken muna. Hindi naman siya nagtanong, sumabat ka lang. Okay, Brad Ken, pasok. Hello po. Pasensya na ano, last time. Bigla akong nawala sa podcast. Kasi ano, pinatay nung asawa ko. Natayan na sa ako. Ngayon, ano, pasingit lang ako kasi si Brad Totoy Bibo. Brad, pangit yung ginagawa mo. Kanina pa ako nakikinig dito, okay naman. Mas pangit yung ginagawa ninyo. Bakit pangit yung ginagawa Brad, namin? Ano, papaalam ko sa iyo mamaya. Hindi kasi, okay naman kanina yung flow ng usapan nila. Ang akin lang, syempre, podcast nila to, na tayo nakikiamot-amot lang naman tayo. They're sharing their ano lang naman opinions, 'di ba? Wala naman na sila sa loob. So, malaya silang sabihin yung gusto nilang sabihin. Okay lang naman 'yun. Opinion nila 'yun, nasa labas na sila. So, okay lang sa iyo na lait-laitin si Brother Eli. Laitin nila si Brad Eli, laitin nila si Guya, doesn't matter. What matters is kung paano tayo naglilingkod. Kaya diba? Ibig sabihin, parang baliwala lang sa'yo yung ginagawa nilang
pang-yurak sa pagkatao ng gathering. Hindi panlalait. Hindi naman, diba? Hindi naman. Ang sa atin, 'di ba, lagi naman tayo na nagsasabi, kumpleto tayo sa aral, pero ba't ganito tayo makitungo sa kanila? Bakit? Ano ba yung pakikitungo na ginawa ko? Harassment ba? Hindi ba maayos? Ayan, yung uri na, yung uri ng bastos. Yung uri ng pagsagot mo. Alam, okay, ba't tinuturo naman sa doktrina pa? Ganito, papasagutin mo. Ayaw ko makipag-away sa iyo, tol. Ngayon, ganito, yung pagsagot, conversation kasi ito. Hindi. So there are times na nagkakasagot. I disagree na conversational pa to kasi yung tone ng voice mo, the way mo bitawan yung mga salita. Lagi kang nagsumisigaw kasi. Tinataasan mo yung lahat ng overtake mo. Para kang si Kaya tayo high pitch kasi high pitch po talaga ako. Ikaw ba yung huling nagsalita? Ikaw ba active member? Yes, I am. Okay, ngayon, parati ka ba rito tumatambay sa podcast ni Broccoli? Sometimes, hindi palagi. Okay, sumisimpatiya ka ba sa ginagawa ni Broccoli? Hindi ako sumisimpatiya sa paniniwala nila. Hindi ako sumisimpatiya sa ginagawa nila. But they deserve respect. They deserve respect. Si Brother Elibar, MCG, kailangan ng respect. Lagi na ang ginagawa nila, iniyuyurakan. Diba? Hindi nga tayo hukom eh, para hatulan na ganun yun eh. Tama. Alam mo yun, alam mo yung sinasabing masamang natapuat sila na nga sa labas, ang Diyos ang umahatol. Exactly. Diba pinaksana yun sa pasalamat noong December? Ang problema, hindi mo na yung... Alam mo ba yun, voice of faith? Alam mo yun, voice of faith? Kapag sariling diwa ka kasi tayo ka muna, sagutin natin ano. Uuna, tinuruan tayo paano humatol. Sa loob ng iglesia may paghatol. Sabi nga doon sa unang... Wala kami sa loob, nasa labas kami. Mamaya ka magreklamo. Ngayon, doon sa sinasabi, hindi bagat hahatulan ninyo ang mga anghel, gaano pa kaya ang maliliit na bagay na ito. So may paghatol, tinuturuan tayo paano humatol ng matuwid. Ngayon, nakikita natin, mali na nga yung ginagawa, sasang-ayunan mo pa. Nakakasakit ka doon sa ginagawa nilang mali. Ngayon, ganito, ang punto, bakit ba tayo? Sige. Ngayon, pinag-uunawa natin. Mamaya ko yan sasabihin kila Brad Broccoli. Sige, tuloy mo lang. Ngayon, ganito, last one minute, Brad Totoy. Tayo, dumidepensa, no? Ngayon, ako ba naging bastos o sarcastic? Kaya nakita mo, nagpaalam ako. Ang problema nga mamaya, kalma lang, ano? Ngayon, ganito, no? Porke ba mataas ang boses? Ganun na. Meron tayong issue na pinag-uusapan. So, dapat, nililinaw natin sa kanila, ano ba talaga yung habol ninyo? Siraan, pagkismisan, yung NCGI? Wala ba kayong ibang alam? Yan lang ba yung kaya ninyo? Bakit hindi na lang kayo tumindig doon sa mga natutunan yung aral, doon tayo mag-usap? Hindi yung kakalad ka rin yung MCBI, babastusin ninyo. Sige, tatanong ko. Alam mo freedom of speech? Alam mo freedom of speech? Brad Christian, wait lang. Alam mo ba? Time's up na siya eh. So, Brad Totoy, you have to go, okay? Pwede kang makinig sa YouTube. Okay? Sige po, salamat sa Diyos. Balik lang natin sa topic kanina. Masagot lang pala kayo eh. Hindi. Pinagbigyan ka na namin. Hindi kami nakipag-debate sa'yo. Hindi naman ako nakikipag-debate. Nakikipag-sharing ako. Sumasagot lang ako sa mga tanong ninyo. Diba? Ngayon, bawal ba sumagot sa mga tanong? Ano ba ito? Brasuhan? Diba? Ikaw nang babraso. Ikaw. Ikaw nang babraso eh. Pero yun ba, pagbintangan mo kami na nagchichismis lang dito? Okay. Mismis ba itong ginagawa namin? Personal experience namin to. Diba, hindi. Totoo naman, diba? Hindi. Personal experience namin, chismis? Puro paninira yung ginagawa ninyo eh. Parang walang boto yung ginagawa. Personal experience namin. Okay, bro, Totoy. Personal experience namin to. You have to go, okay? Pakinig ka na lang. Walang problema. Okay. Walang pag-iiro sa'yo ni Soriano at ni Dawson. Huwag mo kami pagbibintang. Okay na, okay. Sige, bye-bye. Nandun lang ako. Bigay mo yung link ko. Okay, sige. Papuntahin mo doon sa room ko.
Ah, sige pa. I-add mo sila lahat doon. Salamat sa Diyos. Bye-bye. Pupunta dyan. Sabihin mo kaming chismis dito ginagawa. Eh, personal papasalam experience namin yan. Papasalam. Baka nga sa dami ng mga ipinaglingkod namin, eh, hindi mo pa maisa-isa yung mga naipaglingkod mo dyan. Eh, kami, nagbuwis kami ng buhay dyan. Eh, huwag kang magsasalita na chismis dito. Sound sir, Pat. Nagsasabi mo chismis. Pinaglingkod namin ha, buhay ko ha. Dalawang beses akong kamuntik mamatay dyan. Sabi mo, chismis? How dare you? Yun how dare you? Pag ganon. Nee, hindi ka nga ata nadistino eh. Nadistino ka ba? Hindi yan. Nakatapat ka ba ng MILF? Ha? Nakatapat ka ng MILF? Ha? Nakapunta ka ba ng checkpoint nila? Pinagmalasakita namin mga kapatid dyan, kaya huwag ka magsasabing chismis. Baka pag napunta ka sa Mindanao, maihi ka patay dyan. Saglit lang yan sa Mindanao. Oh, yung oh, gusto lang ako, pasingit lang. Introduction niya pala. Huwag ka magsalita ng chismis dito. Sabi ba naman, nakainom na ba kayo ng, ano, ng pang high blood niya? Oh, tingnan, kung pwede lang, i-backlay mo. Anong unang entrada niya? That's rude. Yung ginigong, ang ibig sabihin nyo, nakahanda na talaga siyang makipagbardagulan. Kaya wag siyang, ano, wag siyang... Oh, tingnan niya, pag-alit niya, may usapan natin. Siya na kayo, mga brad. Hello, hello po. Kasi pag-inig na siya, buti pa si Brad. Siyang siya, no? Mapagsariling kalooban. Yan, siya yan. Mapagsariling kalooban yan. Nakikinig kasi ako kanina, tapos nagulat ako. Okay naman yung ano yung flow ng usapan. Nakikinig ako, though may, diba, may mga disagreement din naman ako sa mga sinasabi nyo. Pero, yun nga eh, nasa labas na kayo, may sarili na kayong opinion. Mm-hmm. Diba? May sarili rin kaming paniniwala na kailangan namin tindigan. But it doesn't mean na we should, alam mo yun, alisin yung respeto sa isa't isa. Naintindihan ko naman siya sa pinaglalaban niya. Pero at, gaya ng sinasabi ni Kuya, let us grow on faith. Iba yung para way, malaman ng lahat, para malaman ng lahat, tayo dito lahat, eh hindi naman pare-pareho din ang stand. Kasi yung mga atheista dito, magkakaiba rin ng opinions. Nag-oppose din tayo ng idea sa isa't isa. At very open about that. Parang ano lang to eh. Hindi umabot ng ano, ng ganito. Parang yung, alam niyo, di ba inabutan niyo lahat yung ano, Don Manolo and Genius Family. Gantong-ganto yun eh. Yes. Pero tingnan mo si Brad Kelly, hindi naman nawala yung respeto niya doon sa mga tao na yun. Naging kaibigan niya pa yung iba eh. So, iba yung ano niya kasi. Iba yung dating niya talaga eh. Iba ang pangit talaga. Hindi MCGI yan. Hindi aktibong MCGI. Kilala ko ang mga aktibong MCGI. Magsariling kalooban yan. Na maayos. Kilala ko sila. Hindi tunay na kapatid yan. Hindi tunay na kapatid yan. Oo, mga yan yung tinatawag dati ni Brad Daly na batong natatago. Oo, yan yun. Mga pangahas yan. Mm-hmm. Pangahas. Mm-hmm. Iba yung diwa niya sa ano. Tignan nyo, dalawang MCGI. Siya tsaka si Brad Kenny. Ibang-iba yung style nila eh. No? Mm-hmm. Tayo eh. Brad Ken, natutuwa ako kay Brad Ken kasi tinan mo, active na kapatid to ha. Pero andito sa atin, nakikinig siya, hindi siya nakikipagbardagulan. Mm-hmm. Eh, huwag niya sa amin gagawin yung mga bagay na gusto niyong gawin sa ano niya, yung diwa niya. Kasi, ano pang gagawa natin kami dati? Alam, si Brad Daly, yes, kapag si Brad Daly, kasi yung ugali namin minsan, ano pa yun, ang daladala pa rin namin yun, yung ano ni Brad Daly, yung diwa ni Brad Daly. Kababa ang loob. Hindi, kapag, ano, kapag inaatake mo na kami, pag inaatake mo na kami, mapapasigaw ka talaga. Mapapa-high blood ka talaga. Eh, minsan ako, inaamin ko, daladala ko pa minsan yun eh. Pero iniunti-unti ko na yun eh. Mang ganyan diwa kasi eh, nanggaling din kasi kay ano yan, kay Brad Daly yan. Opo. Alam mo yun yung araw na pagka kaaway na ng sugo o kaya kaaway ng iglesia, eh ano na yan, sa demonyo na Del, kaya hindi ka na makikipagkaibigan. Kaya kumbaga yung style na ganyan ni ano ni Toto Ibibo, hindi na bago yan. Kaya yan, sorry ah. I disagree dyan. Sa pagkala mo may labang ka na. Nagdi-disagree ako dyan kasi ano yan eh, yung ganong pakikipagbaka sa pananampalataya, dala yun nung tagapangaral eh. Siya yung talagang pag inatake mo talaga yung paniniwala, yun yung unang, sabi nga, yun yung inahing manok, yun yung unang-unang pupupog eh.
Pero sa amin naman, hindi ko nakikitang ganun na pag inaatake yung paniniwala natin, eh, agresibo ka. Hindi na ganun yung takbo ngayon ng ano, turo. Opo, kasi si Daniel Rason ngayon, Brad Ken, si Daniel Rason kasi ngayon, eh, si Kuya nga, ano, sabi nga nila, nakita ko yung style niya eh. Ang style niya ngayon, hindi siya gaya ni Brad Eli talaga na ano, nakapag niyuyurakan yung pan, niyuyurakan yung paniniwala niyo, aggressive yun, talaga magtatanggol yun. Si Kuya, hindi siya, si Daniel, hindi siya kumikibo eh. Hayaan mo lang, kikibo lang siya doon sa ano, doon sa gaya nung sinabi niya nung nakaraan, sabi ni Daniel na eh kung di ba naman ano yung sabi niya, may sinabi Brad Didache, kung hindi ba naman ano ang mukha mo eh, ano, may sinabi siyang ganoon eh sa kanyang programa. Doon niya lang sinasabi yung mga inaing niya, yung mga sama ng loob niya, yung mga umaatake sa kanya. Pero hindi siya yung gaya nung Totoy Bibo na alam niyo takot sa budhi niyan, sa budhi ng Totoy Bibo na yan, alam niya mali ginagawa niya. Mali yan, mali. Kung ang pagbabatayan ngayon, yung ano ni Daniel Rason, yung standard ni Daniel Rason ng pakikipag-usap sa mga tao, mali yan. Takot niyang magpakilala dahil takot din niyang kay Daniel Rason na siya ay masuspindi, makilala, maipahiya. Takot yan sa budhi niyan. Ayaw lang yan umamin na. Yan. Iwi-iwi niyang kasalanan yan. So, eto nga, Brad Dek. At sana, ano... Duda nga ako dyan, baka inactive yan eh. Sana i-acknowledge niya yung respeto ni Broccoli sa kanya kasi kilala mo siya, di ba? Mm-hmm. Bakit hindi mo pinaplaster kung sino talaga siya, di ba? Hindi mo kailangan dalhin to the personal level yung natin differences natin. Ito yung napansin ko ha, kanina ya. Kung pinagmamasdan niyo kung paano mag-usap si Brad Ken tsaka si Totoy Bibo nung silang dalawa lang. Napikon si Totoy Bibo nung hindi nag-agree si Ken sa kanya. Napansin niyo 'yon? Yes. E, kailangan mag-agree ka lang. Yung kasi yung typical na fanatic na kailangan agree ka lang ng agree. The moment you disagree, taaway. Kasi na may ginawa niya kay Brad Ken. Pareho silang mag-active. Pero meron sariling isip to eh, si Brad Ken eh. Kaya nga, okay, pumasok siya eh. Pinakita niya na hindi, dapat ganito. Nagalit si Totoy Bibo, napikon. See? Nakita nyo yung ganong klaseng karakter na very typical sa mga fanatic na hindi pwedeng kontrahin. Pag kinontra, high blood, galit agad, hormentado. Ganun. Kapatid yan eh. Active pareho yan eh. Tsaka pag pumasok tayo, alam nyo mga kapatid, pag pumasok tayo sa teritoryo niya, ay nako, walang patutunguhan yan. Gulo yan. Pumasok ako, bro, eh. Minsan. Away yan. Away talaga ano, yan. Bro Dex, di ba sabi ni Bro, ano, nagbigay ng ano, nagbigay ng link kay Broccoli, sabi, pupunta na ako. Sabi ko agad, hindi ako pupunta dyan dahil dito pa lang eh. Hindi niya teritoryo. Ganon din. Correct. Diba? Wala patutunguhan. Actually, yan. Ano, pumasok ako walang doon. Walang disiplina. Tapos nagsabi, ano bang experience mo sa MCGI? Ba't ka umalis? E di kinwento ko. Sabi sa akin, hindi totoo yan. Sinungaling ka? Sabi ko, experience yun eh. Eh si Brad Ken nga, di ba? Aktibo, pinagdudahan, napikon, nabuisit kay Brad Ken. Eh, saan ka naman nakita ng ganun? Eh, ito na nga likakampi mo sa podcast, inaway-away mo pa. Di ba? Ano yun? Pagka ikaw papasok sa isang podcast or isang forum, na hindi naman ikaw yung host, eh, you have to pay respect, di ba? Parang lang hindi yung favorite Ellie, di ba? Yung tanong question niya. Tama. Pag tatanong ka sa kanya, you have to pay respect kasi programa niya yun. Hindi yung po pwede makikipagbardagulang ka at ikaw masusunod. Eh, yung pasok pa lang niya, entrada pa lang niya, sala niya, na parang nangihila na ng galit eh. Alam mo, kaya, ino. Pero yung sabihan ba naman kayo, nasabihan yung mga iba sa atin, naka-closet yung iba sa atin, di ba? Eh kasi nga, may magandang reasons naman kaya nakapag-closet. At takihin ba naman kayo? Hindi ba naman kayo, di ba, sasama ang loob ninyo? Eh siya nga, naka-closet siya. Ano yun niya rin magpakilala eh. Ano yung sabi niya, di ba, may binanggit siya na ano, hindi raw siya mag-open ng camp kasi hindi para ano, manipis pa daw yung mukha niya. Ano ang imply nun sa akin? Makapal mukha natin nandito. Kaya nga, sabi ko, inahamo ko siya ngayon, mag-reveal ako. Kahit mauna ako, mag-reveal ako ng face ko. Sabi niya kanina, bakit daw, bakit daw tayo nagchichismis?
bakit daw di raw natin pag-usapan yung ibang reliyon kung may tinuturo daw tayo na aral. Pero mo ka-interpretente hang sagot yan. Napaka-interpretente yan eh. Bakit namin pag-uusapan yung iba? Eh kami nga yung galing sa loob. Yun. Oh, at saka, may authority at saka, kami diba, mag-usap ng iba? Napag-usapan rin naman eh. Galing kami sa kanina, loob yan. Sabi ni Badek, oh, Buddhism, yung mga ano, opa, diba, yun. Hindus. Oh. Nababanggit natin. Bakit daw, ang dami-dami daw pag-uusapan, bakit yung galing daw, pinanggalingan daw natin? Pero mo napaka-interpreting ano yan, yung, logika yan. Yung pasok pa lang niya, umakakain na, di ba, na sinasabi niya, pagpasok pa lang, eh, bakit puro sama ng loob, bakit puro hinan natin, bakit MCGA daw yung, puro atake na, imbis na sana, ang pasok niya, ingabag doon sa topic, sa buhok. Pasingit ako, Brad. Sige, Brad Ken. Ano, hindi ko alam ha, baka ano, hindi ko alam kung puno ba ng pait yung ano niya, yung loob niya. Hindi ko maintindihan eh. Sa akin kasi personal, una-una pala ha, yung mukha ko nandyan kahit di ako mag-open ng cam, ginagamit ko to sa pagkakatipon eh. Sa totoong pangalan ko yan, kilala naman ako. Hindi ko alam kung puno ng pait yung body niya kasi sa amin naman, tinuturuan naman kami, mag-alis ng pait. Ba, bago nga manalangin eh, pagkatapos ng awitan, pinapaalala yun, mag-alis ka ng pait sa puso. Masarap mabuhay, tsaka magaan mabuhay ng walang pait. Ngayon, ang stand ko, ano man ang sabihin nyo, saan man kayo disagree, doesn't matter na yun sa akin kasi as long as hawak ko yung pag-asa sa puso ko, as long as hawak ko yung paniniwala ko, and walang kahit sinong nakakapilit sa akin, o kung may pilit sa akin na maniwala sa inyo, walang problema. You can share your thoughts. I can share your thoughts. Brad Ken, mas akasingit din. Pero agree ka naman na hindi naman masama or magalit kami kapag ang isang bagay ay mali. Hindi naman. Payag ka naman doon. Oo naman. May sarili-sarili tayong matay. Sabi ko nga di ba kanina sa kanya, nasa labas na sila. Opinion na nila yan. Ganun naman ang sabi ni Kuya, nasa labas na sila, opinion na nila yan. E di, ano hindi, magagawa mo? Ako po kasi, Brad Ken, ang paniwala ko pa rin hanggang ngayon, hindi pa ako sa labas. Yun ang paniwala ko. Okay lang po yun. Maganda yun. Ako ang paniwala ko kasi nasa loob pa rin ako eh. Hindi naman it doesn't necessarily follow. Kasi ang MCGI din po, pumasok lang din sa loob. Hindi naman sila yung talagang iglesia. I agree. Pumasok sila pumasok. Ang mga Seventh-day Adventists, ganun din po ang kanilang paniniwala, sila pumasok lang din dun sa loob ng tunay na iglesia. At ang iba pa, marami pang mga naniniwalang ganyan, na sila, hindi naman sila yung iglesia katulad nung una. Sila di pumasok din. Kaya ako, paniniwala ko, kung naniniwala ang MCGI, na sila po ay nakapasok sa iglesia. Ako po, ang paniwala ko po, simula nung sumampalataya ako sa Panginoong Jesucristo, nakapasok ako eh. Ito po ang kinakausap ko rito, hindi yung mga agnostic tsaka mga atheist. Kausap ko yung mga naniniwala sa Bible, naniniwala sa Diyos. Ako, paniniwala ko po ganun. Hindi. Mas maganda yan, ako, Brad. Opo. Maganda yan. Yun. Totoo ha. Ito ha, walang halong kaplastikan. Maganda yung ganyang budi. Ibig sabihin kasi niyan, hindi ka pa suwail eh. Hindi ko sinasabing suwail ang mga agnostic. This is my opinion. Hindi ko sinasabing suwail ang mga atheist. Ayun yung paniniwala nila eh. May sariling definition tayo based sa mga paniniwala natin eh. Tama? So kung yun yung nararamdaman, tinuro ko na kasi yan ng pasalamat nung Thanksgiving nung December eh. Diba? Hindi tayo, ang pinaka-the best na hukom ang Diyos eh. Kasi nakikita niya kahit yung pinakakasulok-sulukan ng puso natin. Yung mga mata natin, ang nakikita lang naman yan, ibabaw eh. Yung mga impormasyon na alam natin, sabi nga ni Kuya, baka mali. So ang pinaka-the best na hukom talaga ang Diyos. Diyos ang hukom sa kahit sa ino, pag nasa labas. Kami kasing sakop pa ng iglesia, ng Church of God International, MCGI. Siyempre meron tayong batas na sinusunod sa loob. So ayun yung mag-a-apply sa iyo habang nasa loob ka pa, papatawan ka ng mga disciplinary actions depende doon sa ginawa mo. Pag nasa labas ka na, hindi ka nasakop noon. Yun ang laging sinasabi ni Kuya. Ngayon, nasa labas na. I mean, lumabas na ng MCGI, organisasyon na 'yon. Wala na. Point niyo na 'yan, opinion niyo na 'yan, wala na kayo.
Parang katulad nga, kaya nga itong programa ni Broccoli TV, kaya sumama din ako dito, it doesn't follow na magiging kasama niya ako sa paniniwala niya. Kasi ang ano ni Broccoli TV, opo, ano ni Broccoli TV, ay yung kanyang programa. This is just for information, not only for MCGI alone. Hindi. Mm. Itong podcast na ito, Brother Bedex, ito yung para sa akin ay what you will not hear from indoctrination. Kasi alam mo, maraming nadoktrinahan at naanib na nasurpresa nung nasa loob na sila. Alam mo yon? Ngayon, napakinggan nila tayo at nadoktrinahan sila, bahala sila kung gusto pa rin nilang umanib, that's your choice. Alam mo yon? Yun lang naman ang ano ng podcast na to Tsaka hindi ba, dapat matuwa din ang MCGI sa atin. Alam mo kung bakit, si Specchay, alam mo bakit? Kasi una kapag narinig, pumasok sila rito, hindi sila aware tungkol sa MCGI dahil pinag-uusapan natin. Di ba magkakaroon din sila ng idea, ano kaya yung pinag-uusapan nilang MCGI? Pupunta kayo sa MCGI yun, magtatanong-tanong yun. O di ba, Brad Ken, alam ko sang ayon ka sa akin. Parang mong sabihin sa akin yung Romo 828. Alam mo na yung talata, iba naman, diba? Iba naman po yung ina-applyan ng 828. Tinuro na rin yan ni Kuya noong nakaraan. Alibawa, sabi nga doon, 'di ba, ang lahat ng mga bagay nagsisigawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa kanya. Alibawa. Alimbawa, umiibig yung napunta dito, umiibig sa Diyos yun, narinig yung tungkol sa MCGI. O, di ba dapat pagpasalamat pa kayo kay Brad Broccoli? Di ba? Na para puntahan ko nga yung MCGI, tingnan ko. Alimbawa, may marinig sila sa Seventh-day Adventist, pinag-uusapan. May marinig silang agnostic na pinag-uusapan. Ano kaya ibig sabihin ng agnostic nito? O, di ba, ibig sabihin itong programa na ito, this is for information. Mali lang yung ano ni Totoy Bibo sa kanyang pagkakain. Maganda, Akala niya. Sige, Brad. Brad Dex. Si Brad Ken, gusto kong umanib sa MCGI. Napakinggan ko si Brad Ken. Baka umanib ako kasi, di ba, he's an example. Yes. Di ba? napakinggan ko rin Totoy Bibo. Yun naman yung bilin ni Kuya. Maging asin ka. Role model. Maging asin ka. Oo. Pag si Totoy Bibo, pag si Totoy Bibo makikinig dito at active sa MCGI, hindi aanib sa MCGI yon, mga bastos pala MCGI. Yes. So hindi pa siya nakakatulong. Doon ako nakahiya. Sige, to be honest and personally, nakakahiya na gano'n. Siyempre, yes. Diba? Parehas kaming kaanib, tapos naipagkukumpara kami. Nakakahiya yun. Inaway ka pa, no? Hindi ko naman iniisip na inaaway niya ako. Sobrang siguro. Sobrang alam mo yun, mainit na mainit, sabi nga nila. Ano yun? Pwede ko na lang sabihin siguro, saway nawa siya. Yun na lang. Ayun. Okay. Shoutout kay Jay Cruz. Ayan, nag-member sa akin sa YouTube. Sabi niya, he's rude po talaga, grabe. yung gusto daw makipag-debate kay Totoy, hingin niyo daw yung link sa akin at pumasok daw kayo sa video call niya. Na-trigger lahat kanina. Ganap na lang siya ng katulad niya. Wait. Nakikinig ako. Maayos ganap siya ng katulad niya. Tapos biglang gumulo. Napakuha tuloy ako ng laptop. Pumasok tuloy ako sa podcast. Tayo daw yung magulo Tayo daw yung nagtatalo. Yung sa video na napanood na yung nasa Reddit. Parang ganun na ganun. Yung diwa ni tawag ni Brad Roland. Habang nagsasalita, parang ganun yung nararamdaman ko, pinapakinggan ko si Totoy Bibo. Ganun na ganun yung diwa, halos magkaparehas lang. Kaya hindi talaga ibig sabihin na nasa loob ka, mapapabuti ka na. Kasi marami pa rin talagang gago Welcome. Ang laki gold. Nagulat ako, may chipmunk. Brad Broccoli, pwede bang kasabihan niyo siya? Pwede kami mag-usap na dalawa, pakilala lang siya sa akin. Pwede kami mag-usap. Sharing lang kamo. Si Brad Dexter Patino kamo ako. Pwede siyang mag-ano sa akin. Pwede kaming mag-usap na dalawa. Ila-live naming dalawa pero pakilala lang siya sa akin. Broccoli lang ang kondisyon. Broccoli, pag mag-usap si Brad Dexter at saka si Totoy Bibo, sulatan mo na ng tema. Umpisa pa lang sabi niya, timer.
Magtimahan na kayo. Hindi ako makikipag-debate sa kanya. Kasi alam ko takbo ng isip niya eh. Kaya lang gusto ko personal kaming dalawa. Magkikita kaming dalawa, pas ilalive namin dalawa. Para pag nagkainitan kaming dalawa, baka sabunutan ko siya. Joke lang. Joke lang. Ito. Ay, Unlucky Gold. Ano ka po? Closet? Umalis ka na po ba sa ano, MCGI? Actually, hindi na ako nakikipag-usap sa kanila, pero gusto ko sana umalis nang hindi na lang nakikipag-communicate sa kanila, nasabihin yun dahil lang. Kasi alam ko na kung saan papupunta yan eh. Kapag sinabi ko kanang rason, alam ko gagawa nila ako ng kwento or kung ano pa. Diba? So mas mabuti na lang na umalis na lang ako without them knowing what's the reason behind my why I left. Parang gano'n na lang yung gusto kong mangyari. So hindi na ako closet ngayon. Mga ano na, lagpas isang dekada na ako na member sa FCGI. Okay. Binalo ka ba? Hindi pa, yun? Pero nag-message yung mga elder sa akin na kumusta ka na, ganito, ganito. Hindi ko na, pinag-archive ko na lahat ng mga ano nila, ng mga messages nila. Kasi ayoko na. Kasi, you know, meron kasi ako anxiety and the more I attend sa MCGI nga, the more na parang mas gumagrabe yung anxiety ko. Dahil, I don't know, I just don't feel like I'm at peace when I'm attending their gatherings. It doesn't feel right to me anymore. So, parang nakapag-decide na lang ako. Tsaka, you know, may mga napapansin kasi ako na ibang-iba na talaga yung ngayon kaysa sa noon. Yung mga diwang nakukuha ko, ibang-iba na yung mga pinalalabong, pinalilinaw ko, no? Ni KDR na kung talagang nag-aaral ka ng Biblia at ano, nagbabase ka rin doon sa mga iba't ibang translation, masasabi mong meron siyang mga mali na itinuturo ngayon. So dahil doon, tsaka yung mga nakikita ko rin yung mga videos na nakikita ko rin sa Reddit, especially sa the way makipag-usap yung mga KNP, for me, no, hindi siya dapat na paraan ng pakikipag-usap ng isang tinuturing na lingkod na may nanatuto ng pag-ibig ko, no? Lalo na yung kay Brad Roland, yung sinasabi niya na, oh, okay lang na makipagtuyaan. Pero alam naman natin na binawalan na yung pakikipagtaltalan ko, no, eh, dapat hindi daw natin gawin. Pero okay lang yung pakikipagtuyaan doon sa napanood kong video ni Brad Roland. So for me, parang napaka hindi, parang walang pag-ibig yung ganong klaseng pakikipag-usap sa kapatid. Kaya habang tumatagal, mas lalong nawawala na talaga yung pananampalataya ko ng MCGI. Totoong actually ngayon para talagang wala na, hindi na ako naniniwala talaga. Yung sinabi ni Brother Dex na kahit na wala siya sa MCGI, since nga nakianib lang naman ng mga taga MCGI sa Church of God na nasa Biblia, parang nabigyan ako ng ideya na, kasi yung pakiramdam ko, gusto ko pa rin sumunod sa Diyos eh. Parang hindi ko lang ma-feel na yung MCGI yung totoo na dapat kong kaaniban. Dapat ang kaaniban ko yung nasa Biblia mismo. Yung parang ganun. Saan hirap? Hard to explain. Oo. Basta. Yun, makinig ka lang sa amin. Galing din kami dyan. So, mapulot mo yung mga experiences namin. Okay. Oh, babalik tayo sa topic natin, ah. Brad Ken, feel free to stay, ah, if you like. Pero mag-break muna tayo. Meron lang ako ipa-play ditong a few ads, dalawa. And then, mga 1 minute lang to, tapos babalik tayo. Okay? Okay. Quick break muna tayo. We'll be right back after these messages. This podcast is brought to you by Wilfredo's, where everyone knows everybody. Located at 4th Block, E. Hermosa Street, Pateros, Metro Manila. To go there, just search Wilfredo's in Waze. Opens at 6 p.m. up to 1 a.m. every day. For inquiries, please contact Wilfredo's at Facebook. Your meme shirt authority. Alright, we're back.
Okay. Saka mapagpaimbabaw lang yung tapang din niya kasi kung talagang matapang siya, it's Cobra. And at the same time active siya. Apo, apo. Huwag nga raw siya nga hanapan ng ano, authorization. Huwag daw siya nga hanapan ng tema. Ganun na sabi niya. Ah, ano, naka-move on na ba tayo? Totoy. Parang hindi pa eh. Well, move on na po. Wala na, move on. Dati dati may gusto yata sabihin. Hindi, ano po, yun lang po. Eh, may sabihin pa yata si Bradoli, kaya po, kinat ko po muna kayo. Ah, ganito. So, sa tingin ni Bro Totoy, yung ginagawa niya, mabuti sa kanya. Oh. Di ba? So, hindi yun kasalanan. Pero sa ibang tao, yung ginagawa niya is mali. So, I think yung... Pakimute nga muna, Bradex. Maingay. So, I think yung kasalanan is, ano, it also depends dun sa pagkakaintindi mo kung ano yun. Kaya, this is very important to analyze. Diba? Lalo na yung kami, mga non-believers sa Bible, or ano lang, 50% naniniwala, may duda. Oh, so ang sinusunod namin mostly yung consensus eh. Saka yung golden rule nga sinasabi ni Ate Pechay. And most of the religions right now, yun din ang belief. Kasi nagbasa rin ako ng konting Buddhism. Ganun din talaga eh. Yung gusto mong gawin sa iba, yun din ang gagawin mo. Golden rule talaga. Ako ng broccoli, no? Ako ang take ko naman diyan. Lalo na sa panahon natin ngayon. Kumbaga, yung kasalanan na nagagawa mo, meron na siyang katapat na ano eh, na parusa sa batas na ng tao eh. Diba, huwag kang magnanakaw, kang makikiapin. So, parang, kumbaga, parang sa akin is, kung ikaw babase ka lang doon sa bagay ng kasulatan, parang it doesn't make sense na rin eh, dahil sa dami na rin ng batas ng tao na pwedeng magparusa no doon sa nagagawa ng natin ng kasalanan eh may katapat na rin eh at saka yung kanina 'di ba tinatopic nga natin kanina yung about sa kasalanan na hindi naman dapat kasalanan eh nagiging kasalanan based on our experience doon sa pinanggalingan natin sa MCGI gaya lang nung buhok eh nagiging kasalanan na kahit hindi naman so may mga ganong bagay na hindi dapat na ano na pinag-uutos pa dahil yung bagay na kumisin nagbibigay pahirap sa mga tao sa mga members nagiging burden eh. Unnecessary rule. Ambawa, yung gusto mong magsuot ng medyo presko, hindi mo magawa kasi bawal sa mga kababaihan. Sige. At saka depende sa ano eh, sa rules. Depende sa rules kasi halimbawa dito sa Pilipinas, bawal kang magmariwana. Bawal 'yon. Eh pinagbabawal 'yon. In public or kahit magbenta ka or ano bawal 'yun sa rule dito sa pero halimbawa pupunta ka sa ibang bansa like for example like kung di ako nagkakamali ka Amsterdam Canada ba 'yon hindi po Netherlands dito po sa Canada ano legal po ang marijuana recreational po recreational oh yan. Pag pumunta ka diyan, hindi masama 'yun, hindi kasalanan 'yun pag nag-ano ka. Kapag ngayon yung paggamit nga lang minsan, mayroon talagang isang bagay na kapag ang isang bagay inabuso mo, 'yun makakasama talaga sa iyo 'yun, which is naturally totoo 'yun. At kapag deficient ka naman sa isang bagay, hindi mo naman masyado siyang ginagamit or kulang ka. Magiging masama din sa'yo. Ganon ang nagiging takbo nung rules na nangyayari dito sa mundo. Ngayon, kung ang pag-uusapan natin, yung kasalanan na ipinaliliwanag ni Kristo at ng Diyos ng Israel, ako po, I prefer mas ano ko. Kasi kung titingnan ninyo yung history, yung golden rule na sinasabi ninyo, doon nila yun ang pinag-ugatan nun. Doon nang galing yun.
doon lahat ng galing yun. Ang kasalanan so, kay alam, ang pautusan. Ang tanong kasi dyan, kung yung bang mga batas or mga kasalanan na itinuturing sa Biblia, mga bagay kasi once na pinagbabawal kasi sa Biblia, pag nilabag mo, consider as kasalanan, diba? So yung mga bagay na nala sa Biblia na bawal ay dapat bang sundin o i-consider, di ba? Lalo na dun sa mga hindi naman mga non-believers sa Biblia. Pasingit po ako. Ang take ko diyan is ganito lang. Sabi nga ni Kuya, ang isang law o ang isang batas o isang ipinagbabawal, nag-a-apply yan doon sa taong pinatutungkalan. Gaya niyan, may sinasabi si Brantex na may mga ipinagbabawal na panahon nila yun. Meron naman ipinagbabawal na panahon. May mga ipinagbabawal naman sa panahon ng Kristiyano na nag-a-apply na sa Kristiyano. Para sa akin, it depends eh. Absolute yung law ng Diyos, ng Israel. Absolute yun. As in, wala talagang ano yun. Walang butas yun. Fair, patas. Nag-a-apply lang yun sa panahon. Kung sino yung dapat pasundan ganong batas na ipinasusun. Ibig sabihin, Ken, hindi lahat ng utos ng Diyos i-applicabling sundin natin ngayon. Tama. Tama, oo. Hindi naman. Oo. May mga batas sa lumang tipa na hindi naman sinusunod ngayon, di ba? Of course, yan. Tama po yun. Ibig sabihin, merong batas ang Diyos na expired. Parang oo, ganun. Oo naman. Oo naman, batas, meron. Opo, sa batas din ng tao, yung constitution natin ng 1987, may nauna pang constitution dyan eh, which is most of them, hindi na pwedeng applicable ngayon. And then meron naman nadagdagan kasi nga nag-evolve din yan eh. Nag-evolve din exactly. Eh, nag-change. Exactly, oo. Protex, wait lang. Pasok po, potential. Kanina pa to naka-raise ng hands. Ayun, nag-uusap. Ano pa rin? Ito, ano, kasalanan para ng pinag-uusapan. Para sa akin yung ano, syempre pag kasalanan ng pinag-uusapan, ano, nagdi-deal yan sa mga usaping moral, no? Morality. Yes. So, para sa akin, yung mga bagay na nag-exist yan una, dati pa, before pa mag-exist yung mga religions na yan, nag-exist yan unang-una para makontrol yung behavior ng tao. 'Di ba yung mga tao kasi dati 'di ba mga tribo-tribo, mga grupo-grupo, no? Kumbaga nabibuild din yun sa parte nila yung identity nila sa group, no? So sa yung identity nila sa group, ano, sila magkakaroon sila ng mga set of rules kung ano ba yung norm, kung ano ba yung pwede at di mo pwedeng gawin, no? So iyan nag-evolve yan hanggang sa dumating sa point na yung mga tao, di ba, nandun na, may mga kahari-kaharian na yan, nakapag-build na sila ng sarili nilang identity, meron na silang mga pinaniniwalaan, kagaya sa Israel, o ayan, meron silang pinaniniwalaan dun, so meron silang set of rules. Yun nga yung binigay daw kay Moises. Sa ibang kaharian din naman, ganun. Yung mga rules na yan, nag-exist yan to control the behavior ng kung sino man yung, nari, ito, tayo, sa MCGI, nag-exist yung rules nila to control the behavior of the members. Ganun din naman sa ibang religious group, no? So para sa akin yun lang yun eh. Mm-mm. Okay. Ate Pechay, papaulit-ulit lang ako sasabihin. Sige. Ate Pechay. Tingin ko ang gusto mong sabihin, Brad Potential, ang mga laws ay na-form yan. Kasi ano yan eh, sign ng isang civilized society. Nagkakaroon lang ng civilization pag meron ka ng nilagay na rules. Doon sa government. At yan dapat ang mga batas applicable doon sa society ng
na pinaggogobyernohan mo. Ngayon, kaya from the perspective of agnostics and atheists, ayaw nilang maniwala or sumunod sa iisang set ng rules sa galing sa isang aklat is because hindi nga applicable ang lahat ng rules sa lahat ng society, sa lahat ng panahon. So, kaya ang sabi nga ni Brad Dex, kita mo dito sa ano, sa Canada, bakit legal ang marijuana? Kasi for your information, pinag-aralan na nila na walang correlation ang pag-take ng marijuana sa crime rate. Totoo, yun ang lumabas sa pag-aaral nila. Hindi cause ng crime, pagtaas ng crime rate yung marijuana. Bagkos meron siyang benefits, you know, promising, pero na inaaral pa rin yun hanggang ngayon, yung medical side nun. What I'm saying is yung kasalanan nag-ugat yan sa paglabag mo sa kautusan. Nilabag mo, and kung nagkasala ka man, dahil ngayon means of control, kailangan magkaroon siya ng consequence pagka nilabag mo. Kaya doon pumasok yung punishment ng halimbawa yan. Pag nilabag mo sa ang batas ni Moses, babatuhin ka hanggang mamatay. Diba? Ganyan ang ano, yun ang consequence. Pero sa MCDI, nagkaroon tayo ng ano eh, nag-evolve ang culture natin eh sa punishment. Although hindi nila sinasabi or inuutos na ang mga suspendido i-isolate o i-discriminate. Alam mo, maraming nasuspindi na nagkaroon ng ganyang feeling kung aamin lang yung mga nasuspindi. Na-isolate sila, na-discriminate sila, nawalan sila ng credibility ng sila yung masuspindi. Pero yan mga, ano yan, mga... Suspect, ay? Mm-hmm. Based sa sinasabi mo, tanong ko lang, paano mo nasabi na may mga kaibigan ka ba, ganun ang naging pakaramdam? Bakit? Oo, meron. Merong mga nag-o-open sa akin na ay, wag ko na lang sabihin na wag ko na lang isumbong kasi hindi naman nila papaniwalaan dahil suspendido ako. Ganun. Ibig sabihin, nawalan siya ng credibility dahil sa isang magkapatid sa iglesia, pagka nagkaroon ng usapin, yung suspendido, dehado eh. I don't know kung mag-agree kayo. I disagree, Jancis. That's fine. That's fine. Pero yan ang yung mga nag-open. Tsaka ako rin, nung nasuspindi ako, syempre excluded ka sa lahat ng halos lahat ng Iba ang tingin faction sa mga suspendido. O si suspendido iba yan. Talaga, iba talaga. Iba na. Nasuspindi ako, ganun din ako eh. Parang pakiramdam ko eh. At saka dinidepend din ng samahan yan na hindi talaga magandang feeling yung nandun sa suspension kasi it's intended to be that way. Kasi nga, sabi dun sa ano ni David, sa awit ni David, na pakawalan mo ang aking kaluluwa, di ba? Meron talaga kulungan na nagkukulong sa isang suspendido na bagaman hindi ini-impose, ini-implement 'yon sa loob. Parang ganun 'yung nagiging culture. Meron kang suffering na nararamdaman habang suspendido ka. Pero alam mo, 'yung mga minsan kasi 'yung mga nasususpindi na sa tingin nila wala naman silang ginawang masama. Like, yun nga, sabi nga, magpaputol or may nangyari sa kanila ng nobya nila, nakalaunan, kinasal din pala. Yung mga ganon. Ako, pa-share ako about dyan sa suspension na yan. Kasi ako na-suspend din naman ako. Pero ang bilin kasi palagi, ang laging itinuturo, dapat hindi ka mawala ng pag-asa sa sarili mo at sa puso mo eh.
mas dakila yung awa ng Diyos eh. Mas malaki yun eh. Compare doon sa kasalanan na nagawa mo eh. Ako naranasan ko masuspindi. Pero never ako nakaranas ng parang maltreatment or bigla kang nagiging mag-isa. Bakit? Kasi ako, nung nasuspindi ako, parang ipipilit mo yung sarili mong makabalik eh. You will prove to yourself. At saka sa kapatiran na naglilinis ako, 'di ba? Sabi nga ang may pag-asa, naglilinis ng kanyang sarili para maging malinis na si Sidlan ulit para magamit. Siguro paano lang, nakakalungkot lang na sabihin sa ibang mga nasususpindi, biglang hinahatulan nila yung sarili nila, ay nakagawa ako ng mali, wala na akong pag-asa. Ganon yung naging tawag nito. Mm-hmm. Take nila sa suspension na nangyari sa kanila, which is mali. Kasi palaging pinapaalala, mayroon namang unang pag-ibig. Diba? Pupunta ka lang doon. Mabubuhayan ka doon kung talagang may pag-asa ka sa puso mo at gusto mo talagang maglinis. Eh. Unless, ginamit mo na lang yung suspension para i-justify yung mga ginagawa mo na ngayon. Yun yung take ko doon. Pasingit lang. Halimbawa, nasuspend ka. May kinalaman ba ang Diyos dyan? O it's within the organization lang. Diyan ba papasok yung ang kalagan mo sa lupa, kakalagan sa langit? Kasi, di ba, kung isipin mo, alam ba lang, ang Diyos ba may decision din na isuspend ka? Valid ba yung suspension na yan? Hindi. Hindi, kasi unang-una, bago ka umanib, mayroong indoctrination eh. Ibibigay sa'yo yung mga basic na law na kailangan mo sundin. So from that, meron ka nang basis or batayan kung ano yung mga dapat mong gawin or hindi mo dapat gawin. 'Di ba? So for me, oo. So lalabas yun, biblical base sa religious organization lang 'to kasi kung hihingi ka ng tawad sa kanila rin. Hindi kasi 'di ba nung indoctrination, pinaliwanag naman sa iyo, pinag-uusapan natin dito yung kaluluwa mo, religion. And these laws, these rules is governed by God. Hindi galing sa amin to. Biblically speaking, binabasa namin to para i-share sa'yo na sabi ng Diyos, bawal to. Masabat lang po konti, sandali po. Doon po sa tanong niyo, Brad Broccoli, kung ito ba para ba sa Diyos? Ganito yon. May paliwanag sila dyan. Sabi din ni, I don't know kung matatandaan nyo ha, pero sabi ni Bradley, yung suspension para sa atin yun. Yung parang trial yon na para sa atin. Kasi ang Diyos naman na nakakataro daw ng puso ng lahat, pwede ka naman yung patawarin after mo magkasala eh. Kasi right nakikita away. Niya na hindi. Patawarin ka niya na after ka magkasala kung nakita niya naman hindi mo sinasadya. Kaya tayo may suspension dahil wala tayong ganong ability. Kaya sinusubok. Kaya yung suspension, ang sagot nila dyan, para sa atin yun, hindi yun within the group. Kaya may appeal hindi. At sila rin ang magpapatawad. Ganun, parang ganun. Idadagdag ko lang kay Sis Specchay. Sa MCGI po kasi, pag sinabing suspension, wala siyang pagkakaiba sa ng religion ng Katoliko. Kasi sa Roman Catholic, kapag nagkasala ang isang miyembro, siya magko-confess siya sa father. Ganon. Tapos yes. At anong gagawin mo lang, papadasalin ka ng ganito, absolution, and then may papagawa sa'yo para ma-absolute ka doon sa iyong nagawang kasalanan through confessions. Yep. Which is MCGI ganun din. Oo, yun. Yan, alam niya ano yan. Yeah, sa MCGI ganun din po. You have to confess your sins. Kasi sa MCGI, itinuturo nila dalawa ang klase ang kasalanan. Isang kasalanan ng ikamamatay at kasalanan ng hindi ikamamatay. So yung intention mo kung bakit mo nagawa yung kasalanan, wala silang kapangyarihan doon, yung mga leader. Si Bes at saka si KDR na malaman yung buong buo noon. Kaya kailangan suspenduhin kanila. Para ipagpasa Diyos na kung ano ang magiging resulta ng iyong ang araw
ikaw ay ang araw ang magsasaysay kung ano makikita yung nila sa iyo. Yung gawa. Oo, yung gawa mo. Yun yung araw yun ang magsasaysay. Yung gawa mo. Titingnan nila para kung karapat dapat ka bang patawarin o hindi. Ganun ang more or less na doktrina sa MCGI. Ngayon, ang aking pong ano doon kasi, ang aking tanong doon, ang aking question lang doon, kasi unfair yun eh. Ang batas po ni Kristo kasi, dapat sa pangkalahatan eh. Dapat sa pangkalahatan, mapapuno ka, mapalider ka, mapamembro ka, o ano man ang tungkulin mo, mapadyakono ka, ebanghelista ka. Ang batas ni Kristo nag-a-apply sa lahat. Kung sino ang nagkasala at kung sino ang nagkamali, dapat i-apply sa lahat. I-apply sa lahat. Yun po ang sa Christian, ha? Parang ganito, si Pedro nung magkasala, hinatulan siya ni Pablo. Sa Galacia yon, alam naman ninyo yung talata na sa 3. Hinatulan siya ni Pablo, karapat dapat siyang hatulan kasi hindi siya lumalakad ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo, sabi ni Pablo kay Pedro. At pinagsabi ni Pablo yon sa hayagan yon sa mga kapatid at sinulat pa niya sa mga taga-Galacia. Yun. Ano pong kasalanan ni Pedro? Basahin na lang natin. Pwede niyo ipakita yung talata. Na, dinidiscriminate niya yung ano, yung mga Greek niyang kasama. Yung mga ano. Okay. Po. Mga hindi tulik. Yun. Kasama mo yung talata, bro. Sige, sige. Isip ko kasi baka pinapower ano lang siya ni Pablo eh. Power. Kasi ang issue noon, pwede pong makapagsalita. Apa. Ang issue noon between Peter and Paul is 'di ba? Kasama niya kasi si Titus noon eh, si Tito. Eh 'di ba si Tito ay Griego, no? Hintil siya. Ang main issue doon is 'di ba? Eh hindi naman sa pagtutuli si ano, si Tito. So parang hindi sila dapat makisama sa mga ano, sa mga hentil. Ganon. Okay. Yun ang issue doon. Kaya nga sila na ano eh, kaya nga napatas, kaya nga 'di ba nadali si Pablo no, nung pumunta siya sa Jerusalem. Pinagbintangan siya na nagsama siya ng mga hentil sa loob ng templo, 'di ba? Kaya siya inaresto. So parang yun yung issue nila noon. Pwede po natin puntahan yung talata. Andun din kasi yung ano eh, nakasulat din yung naging kasalanan ni Pedro. Ewan ko lang kung napapansin lahat ng mga nagbabasa yon. Ako nagbabasa ng talata. Eh, kung may magpapakita kay sana. Kay Pablo lang ba yan o kay Jesus din? Kasi minsan si Pablo may sariling rules to eh. Pakinggan natin ha. 2:13 hanggang 14. Sabi rito, ng Galacia po yan. At ang iba sa mga Hudyo ay nangagpakunwari rin namang kasama niya. Pati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari. Masama yun eh. Yung plastic ka, yung mapagpaimbabaw ko, yung pagpapakunwari. Nagawa ni Pedro yun, pati si Bernabe nabuyo. Ngayon, nasabi doon sa 14, ngunit nang aking makita na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa Ebanghelyo, sinabi ko kay Cephas, sa harapan nilang lahat, kung ikaw na Hudyo, namumuhay ka gaya ng mga hintil at di gaya ng mga Hudyo. Bakit mo pinipilit ang mga hintil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? So nandiyan naman, di naman, wag lang tayong ihigit sa nakasulat. Andiyan mismo yung naging kasalanan ni Pedro at ni Bernabe at nung mga ibang Hudyo na kasama nila. Hindi sila lumalakad ayon doon sa katotohanan ng Ebanghelyo. Nagkukunwari sila. Di ba? Yun ang naging kasalanan ni ano. Ano ibig sabihin? Kung babalikan natin ngayon yung batas ni Kristo na dapat i-apply sa lahat, abay pag nagkamali ang leader, dapat suspended din. Pag nagkamali ang leader, dapat may ano din, may tiwalag din. Hindi lang dapat ina-apply yan sa mga miyembro. Kasi sabi nga ni Pablo, di ba? Kay Pedro, nararapat siyang hatulan, hinatulan niya dahil mali ang ginagawa ni ano ni Pedro. O eh, dapat walang ano, walang discrimination pagdating walang exempted, sa exempted. Walang exempted. Dapat lahat. Eh kaya lang sa MCGA kasi tutol talaga ako eh.
parang sa Iglesia ni Cristo untouchable ang ano, untouchable ang leader. Protex, bigla ko lang napaisip diyan sa sinasabi mo na yan. Hindi parang hindi nangyari sa ano yan sa iglesia nung boy pa si Brad Eli tsaka si Brad Daniel, ibig sabihin eh, parang hindi ko na ano na sino magsususpindi sa kanila kung meron man at hindi naman sila ano, hindi naman sila ang tawag dito prone na magkasala, di ba? May aral hindi sila kasi pwedeng isuspindi kasi infallible sila dahil ganun ang sugo, di ba? Infallible. Eh, ganun ba kayo doon? Okay. Brad Dex, yung sinasabi mo bang yan, nag-a-apply yan both Christians at saka Jews or Christians lang? Yan sinasabi mo, yung talata sa Galatia na tapos ang sabi mo, kailangan mag-apply yan sa lahat pati sa leader. Christians lang ba yan or pati yung mga na, sa lumang tipan kasama niyang pinopoint? Ano ibig niyo pong sabihin sa tanong ninyo? Anong gusto niyo kasi ano, kung nagkaroon din kasi ng dating ganyang issue kay Moises eh tsaka sa mga kapatid niya, di ba? Na may mga ginagawa si Moises na alam ng mga kapatid niyang labag. So kinwestiyon siya. Then sabi ng Diyos, pabayaan niyo si Moises. Parang sinasabi ng Diyos yung na... Yung nag-asawa si Moises ng negra. Exactly, oo. Yung nag-asawa si siya ng pusita. Pusita. Iba yun. Ang senaryo yun, yung kay Moises at saka kay Miriam at saka kay Aaron. Oo, kaya ako natanong. Oo, ibang senaryo yun. Dahil talagang mali si Miriam doon at saka si, ano, si Aaron. Hindi mo dapat questionin yun eh. Yung ganong ginawa ni Moises eh. Hindi mo dapat questionin yun dahil tsaka mali yun yung pag-isipan mo si Moises na sabihin mo sa kayong dalawa, nag-uusap kayo ni Miriam. Eh, kay Moises lang ba nagsasalita ang Panginoong Diyos? Maling diwa yun sa kanyang kapwa. Which is hindi naman mali kay Moises yun eh. Wala namang ginawang masama si Moises eh. Wala siyang ginawang masama. Kaya mali si Miriam tsaka si Aaron dyan sa ganyan. Hindi yung katulad ng sitwasyon doon sa sitwasyon ng mga lead, yung sinasabi ni Pablo sa Galacia. Hindi. Eh, magkaiba yan. Dahil si Pedro talaga mali. Tsaka si Bernabe, may mali sila talagang nagawa. At nakita ni Pablo yun. Pati yung ibang mga ano... Pati yung si Moises din. Pag nagkamali si Moises, pwede rin palalahanan ni Miriam at ni Aaron. At si Aaron at si Moises, pag nagkamali siya, silang dalawa, pwede silang magpalalahanan sa isa't isa. Pwede silang magsalita. Halimbawa, si Moises nagkasala ng kasalanan. Halimbawa, di siya nangilin ng sabat. Halimbawa lang, tanungin kita, Brad Ken, pwede bang batuhin hanggang sa mamatay si Moises? Hypothetical question yun eh, which is hindi okay, naman pwede. Nangyari. Ako naniniwala pwede siyang batuin hanggang mamatay kasi a-apply sa kanya yung rule na yun kasi sakop siya nun eh. Ako hindi. May para sa akin kasi may kakaibang ano eh, may kakaibang yun nga yung sabi, diba? May kakaibang parang sa presidente ng Pilipinas, may immunity siya eh. May something immunity yung mga leader. May ina-apply na something immunity sa kanila. Sa Diyos lang sila mananagot. Ay, hindi. Sa Diyos lang sila mananagot. Eh, di ba nga nanagot na ng ano? Parang tayo, di ba? May impeachment. Di ba nanagot na nga siya sa Diyos ng sa, ano, sabihan siya ng Diyos na hindi siya makakarating sa promised land. Mamamatay siya, pero yung may ibang leader na magdadala sa kanila sa promised land. Oo. Kasama siya doon. Yung buong ni Moises. Pinoktok ni Moises. Yung ano, pinoktok ni Moises yung bato. Yung sabi ng Diyos sa kanya, magsalita ka sa bato. Pero pinokpok niya. Pinokpok niya, oh. Eh, nanagot siya ron eh. Ang laking pananagutan nun. Mm-hmm. Ibig sabihin, hindi exempted si Moises. Mali lang kasi po ang pagkaunawa nung, ano, nung sinasabi nilang, yung sinasabi ni Pablo na hindi siya nagsisiyasat sa kanyang sarili. Ang Diyos lang ang mali po ang interpretation nila ano doon. Hanggang ngayon, daladala ni Daniel yun eh. Which is, huwag kayong magagalit sa amin kasi talaga nakita namin mali yun. Na ilalabas, untouchable ka nga, hindi ka namin pwedeng mapakialaman. Pag nagkamali ka, eh ang pinakamabigat na magagawa na nakasalanan ng isang mangangaral, magturo ka ng mali eh. Kasi pag nagturo ka ng mali, kahit isang piraso lang, isa lang,
malaki mong pananagutan yan sa Diyos. Kaya nga sabi sa Biblia, di ba, huwag maging guro ang marami sa inyo, sabi ni Santiago doon sa mga kapatid na mga minamahal niya, sapagkat tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Mabigat ang hatol kapag mali ang naituro mo, eh bakit ka nagkakamali ng turo? Hindi ka nag-iingat sa pagtuturo mo. Ang akala ng ibang mga tao yung magnakaw ka lang, mga alunya ka lang, akala nila mabibigat mga ano na yon, mga ang tawag nila doon yung mortal sin na yon, mga ano na talaga mabibigat na kasalanan. No. Ang pinakamabigat na isa na pwede mong magawa, yung makapagturo ka ng mali. 'Di ba? Sabi kasi ni Pablo yung kay Timoteo eh, 'di ba? Mag-ingat ka sa iyong turo at sa iyong aral sapagkat sa paggawa mo nito, ang sarili mo ang ililigtas mo at pati na rin ang nakikipagtinig sa iyo. Kikinig sa iyo. Eh, kung may mali kang naituro, may pananagot. Kaya ako po nga kapatid, hindi ako masyado magsasalita ng marami sa ano sa broadcast eh. Kasi kapag yung isang bagay na sinabi ko, mali yun. Sinampalatayanan sa nung kaibigan ko yun o nung kakilala ko, nung mga mahal ko sa buhay. Eh, mali pala yun. Eh, si Daniel nga hindi nag-iingat. Banat ng banat. Okay. Hindi malap- Redex. Sige po. Ang ganda niya, no? Kaya lang, medyo natotoxican ako eh pag mga ganyang ano, mga kasulatan. kasi kami ano eh iba yung concept of sin namin eh. Actually wala kaming concept of sin. Sige, Kuya Del. Kuya Del, hindi pa. Ako kasi ang take ko diyan yung sa lumang kasulatan, sabi ko nga parang hindi ako masyadong convincing kasi na gagamitin natin sa panahon natin lalo na ngayon. Dahil ang take ko kasi sa lumantipan parang may something like ano siya political ano rin eh political motivation motive. Din ng mga nagsulat that time. True, yes. Oo, may motibo din eh bakit nila sinusulat yung mga ganyan mga masyadong exaggerated na mga scenario, 'di ba? May mga exaggerated na mga istorya na pinagsusulat nila. Kaya parang ako hindi ako masyadong ano diyan convincing diyan. Ang take ko lang diyan sa ano na yan sa binabanggit natin about sa mga leaders. Makikita mo lang ano yung way ng pagtuturo sa MCGI. Talagang ano untouchable lang ang mga leader at walang transparency dahil parang lumalabas na sila ay ang nag-check and balance ng sa kanila ay ang Diyos nila, di ba? Na yun lang ang pwede magparusa. Kaya kung ikaw, members ka, ko questionin mo, eh mortal sin yun. Yun lang magtanong ka lang ng bagay yan na... Yan nakakaproblema. Ano, question mo. Parang makokontrol nila. Nakapost sa, ano? Yung nakapost doon sa Reddit, di ba? Yung the way na may nagko-question, nagtatanong lang kay kuya, eh ano na, hyper na si Carolan dahil may laban na raw sa sugo, ayaw na kausapin at hindi na welcome. So doon yes. Pa lang nagkakaroon na ng discrimination eh, ng injustice eh, sa mga members which is hindi siya healthy sa mga miyembro dahil parang lalabas eh, susunod na lang tayo ng susunod at yes. Bawal ng mga question doon sa nakikita nating mali sa loob ng iglesia which is oh, maganda. Sige po, Lone Warrior. Red Lone. Wala na ba? Oh, Aldred, sige po. Okay, ayun. Doon nga papasok yung infallibility o yung pagiging infallible ng mga leaders natin. At kailangan panindigan nila yun kasi sila yung may authority. Dahil di ba, lagi nilang sinasabi yan kahit ng mga aktibo pa tayo. Sila yung pinagkalooban. Sila yung may kaloob. Mm-hmm. Sila yung nasa... Yung pagiging leader tayo bilang miyembro, susunod lang tayo. Yun lang yung role natin, sumunod. Regardless kung may nakikita tayong tama o may mali na, susunod lang tayo. Yun talaga hello? Yung paraan ng MCGI. Kaya marami ang natatakot. Kasi tulad nga ng example na, I mean, tulad ng pinakita ni Totoy Bibo tsaka ni Brad Roland, di ba? Hindi kami pwedeng kontra. Tama kami, mali kayo. That's it. That's right. Yung sinasabi ni Brad Dexter, maganda yun eh kasi may perspective, mayroon siyang ibang perspektibo na ipinapakita bukod sa sinasabi ni KDR. Kaso, hindi naman yung tatanggapin eh kasi wala siyang karapatan.
wala sa kanyang yung kaloob na kay KDR. So it's dead. Wala na, tapos na yun. Kahit ano sabihin natin, hindi tayo papakinggan, hindi tayo i-entertain kasi wala tayong karapatan. We're not part of the church anymore. And if you are part of the church, just like Brad Ken, wala naman siyang karapatang mag-disagree. Kailan agree lang siya. Ay, hindi. Hindi yun totoo, Brad. Sorry. Pwede ka mag-disagree. Okay. Pwede yun. Pwede yun mag-disagree. Just maging ano ka lang. Pero kasi pag nag-disagree ka, sasabihin ka, ay, teka, naiba ang tiwa mo. Kasi nag-GS ako. Hindi. I can attest to what ano, Ate Pechay said, na pag ang isang tao, ang kapatid na suspended, talagang unti-unti, nawawala yung sense of belongingness niya. Nawawala siya doon kasi naramdaman niya. Actually, pag nga GS ka, pinoprotektahan mo na maramdaman ng kapatid yun eh, na suspendido. Oo, as much as possible. Okay. Yun ang ginagawa ko kasi pag may suspendido sa grupo ko, ako mismo yung gumagawa ng para hindi niya maramdaman yun. Pinoprotektahan ko kasi nga, meron discrimination. Sasabihin ng iba, ay, yun, suspendi naman niya kasi gaya ito ginawa niya eh. So, ando na ka. Hindi ko lang ma-confirm yan kasi sabi niyo nga, experiences niyo yan eh. Yeah. Pero depende siguro yun sa environment niyo eh. Sa amin kasi, ako, yung tatay ng asawa ko, GS yun eh. GS yun. So, nakikita ko kung paano niya kausapin yung kapatid na matitigas talaga yung ulo. Nakikita ko kung paano yung pakitunuhan. Ako, nung nasuspindi ako, naramdaman ko yung pakikitungo sa akin ng mga kapatid. Hindi naman nagbago. They always encourage me. They motivate me. Siguro, hindi ko masabi. Mahirap kasi may kanya-kanya tayong experiences eh. Siguro, ang mag-separate na lang sa atin with those experiences is kung paano natin nilampasan, kung paano natin pinrove na I'm back. Parang ganon. Hindi ako lumayo. Ganon. Okay. Christian Faith. Sige po. Yung akin po, John, Brad Broccoli, yung paraan nila ng pagsususpindi at saka pagtitiwalag, hindi nila ma-justify na may sinabi si Bes noon na may natiwalag siya na hindi dapat pala itiwalag. Naalala nyo ba yon? Ako naalala. May mga naalala ko. May mga naitiwalag daw siya na hindi naman pala dapat itiwalag. Binigyan niya na example dyan. Yung mag-asawa, kinover up niya lang pala yung misis niya. Pero yung misis niya pala yung katiwa-tiwalag. Oo nga. Dahil sa ayaw niyang matiwalag yung misis niya, pinaubayan niya na siya ang matiwalag. So where is justice there? Yes. Oo. Kaya nung ako umalis ako dyan, 2010, wala na akong masyadong alam eh. So un servant ako sa probinsya, alam ko yung mga ano, dumadaan sa amin yung mga petisyon ng mga kapatid na humihingi ng tawad. Mga appeal. Sinicertify namin yon. Mga apila, mga petition nga ho, sinesertify namin na aktibo itong kapatid na ito, karapat dapat na pong patawarin. Kailangan yun eh, to certify doon sa mga elders at saka doon sa mga manggagawang nakadistino hanggang sa KNP, MIC pa noon. Ngayon, kung talagang may injustices nga sa iglesyang yan, eh hindi nga talaga sa Diyos yan. Dahil kahit si Bes, umamin siya eh. Nagbigay siya ng suhol sa hukom. Oo. Nagbigay siya ng suhol sa judge. How will you justify na ikaw ang Diyos, ikaw ang sa Diyos, kung gumagawa ka rin pala ng mga bagay na ginagawa ng mga tagalabas? Yes, sinabi niya yun. Come to think of it. Sinabi niya yun. Pati nagbayad siya ng abogado para mapabilis yung kanyang ano apila sa korte. Gumagamit siya ng suhol. Nakalagay naman sa Biblia eh. Ang suhol, ano ba ang suhol? Ayun. Sa Biblia, ano definition niya sa suhol? Bumubulag sa mga mata na, ng hukom. Naalala pa ni Ate Peter. Mo, bakit ka gagamit ng suhol in the first place? Okay. Bakit mo susuhulan ng judge? Humingi siya ng tawad noon, sabi ni Bes. Inihingi ko sa Diyos ng tawad yon. Hindi ka immune. There's no such thing as immunity pagdating sa reliyon. Tama yung sinasabi ni Brad Dexter eh.
si Moises hindi rin nakaligtas doon. Si Cephas, si Pedro na apostol, talagang harap-harapan pinaano ni Pablo yun. There's no such thing as immunity. Immune ka sa kasalanan, immune ka sa suspension, hindi ganon. Kaya nung ako, bumaligwas na ako dyan, umalis na ako, naging, nasa Christian faith denomination na ako, abay mas maano pa mga born again Christians eh. May takot pa na gumawa ng masama at hindi nagbibigay ng suhol. Yun ang nakita kong differences, yung pagkakaiba. Okay. Brad, sa akin, Brad Broccoli. May comment sa'yo, Christian Faith. Kanina daw, nagagalit ka na. Ikaw daw si Zorro Servant. Di ba, Zorro Servant ka? Grabe, sige. Ha? Brad J. Rod Cass Ross. Sige po. Hello po. J. Rod. Pasok. J. Rod. Walang audio. Nakita ko siya kanina eh. Nag-open siya ng cam. J-Rod, last call. Hello? Wala. Sige po, Brad, Lone Warrior. Okay, salamat. Kasi kanina nung pumasok si Totoy Bibo, medyo umalis ako sa kasi parang uminit yung leg. Natoxican kayo. Kala ko yung batok. Parang nahirapak yung batok yung uminit sa'yo. Uminit. Parang gusto ko na siyang gamitan nung yung technique ni Bes dati na sisigawan mo na i-ad hominem mo. Kaya lang hindi naman kasi tama yung ganun na gawain. So, regarding dyan sa morality na yan, yung sinabi ko kanina, yung secular morality, yun yung sinasabi ko na yung sa mga atheist, agnostic, yung secular morality, ang pinaka-basis nun is kung yung bang isang gawain o yung isang activity ay nakaka-harm ba ng kapwa. Halimbawa, yes, yung mga kagaya ng halimbawa, yung mga bisyo-bisyo na yan, kapag kaginawa mo ba yan, sino bang nakaharm? Ikaw ba? Ikaw o lang? Yung kapwa? Oo. Tapos halimbawa, yung pagpatay ng tao, eh syempre, obvious na mali talaga yan dahil once na pinatay mo yung isang tao, eh sinisis mo na ang kanyang karapatan na mag-exist at ma-enjoy ang buhay. Ganun yun. Yun yung secular morality na sinasabi. Ngayon, regarding naman sa MCGI, once kasi na nagpa-doktrina ka dyan, naanib ka, at nabautismuhan ka, parang sinasubject mo na yung sarili na mapailalim ka sa isang gobyerno. Kasi di ba may pangasiwa ng iglesia. Nasa pangasiwaan ng iglesia, sad to say, is authoritarian. Yung authoritarian na hindi mo siya pwedeng questionin, na kapag kukwestiyonin mo, iba ang diwa mo at pwede kang itiwalag o pwede kang suspindihin. Tingnan niyo yung mga tao na naanib tapos meron silang laban kay Bes. Eh hindi pwede iubra yon eh. Talagang pagagalitan ka agad. Hindi pagkakaya sa normal na society, na gobyerno, yung isang democratic form of government, hindi pwede mag-exist ang isang gobyerno na walang oposisyon. Diba? Merong taga-fiscalize kung ano yung maling ginagawa ng presidente. Pero sa setup kasi ng iglesia, lalo na sa mga tinatawag na fundamentalist na church, kagaya ng MCGI, Iglesia ni Cristo, yung Sabadista, very strict sila diyan na bawal mong questionin ang leader. At pag marinig ka na, may question ka, may laban ka, ay markado ka na. Ganun yun. Kaya yun nga ang sinasabi ko eh, once na naanib ka dyan, handa ka sa sarili mo na umanib ka sa isang gobyerno o sumama ka sa isang gobyerno. Eh sabi nga doon sa isang speech eh, parang nandun ka sa celestial North Korea eh. Yung parang bawal mong questionin yan eh. Hindi ka, kung gusto mong questionin, lumabas ka kagaya ng ginagawa natin dito. Umalis sa MCGI tapos saka ka magsalita. Kasi kung nasa loob ka pa tapos magsasalita ka ng laban kay Bes, tapos ipo-point out mo yung mga mali niya, ay hindi pwede yon. Kagaya ng ginawa ni Roland na yung isang kapatid na nagtatanong, eh talagang hindi niya pinasingit. Ganun yun. Mm-hmm. Kaya yun ang yung point ko diyan, yung secular morality na kung ano ba yung ginagawa, yung isang gawain, yung isang activity ay nakaka-harm ba ng kapwa o hindi. Ganun yun ang basihan ng secular morality. Oo. Mm-hmm. O para meron kasing mga rules o utos na sinasunod sa Biblia o doktrina na
masasabi mo na wala namang ano, wala namang harm, pero malaking kasalanan kung ituturing mo kagaya ng mga kasalanan sa espiritu na sinasabi sa doktrina ng ECGI. No? Oh, yung mga aliba, yung kagaya ng halal. Oh, kumain ka ng halal, ikatitiwalag mo yan kung sa MCGI yan eh. Kasi kasalanan sa espiritu yan. Walang patawad, sabi ni Bess, doon sa kanyang doktrina. Kapag yun bang mga yun, yung bang halimbawa, yung kakain ka ng halal, ano ba yun? Nakaka-harm ba yan ng kapwa? Nakaka-harm ba? Hindi. O halimbawa, kumain ka halimbawa ng pesta, halimbawa lang ng pesta. Na-harm ba yung kapwa? Wala. E di, hindi siya papasok doon sa tinatawag na secular morality na tinatawag. Kasi yun ang basihan ng mga ano eh, agnostic at atheist, secular morality. Hindi yung galing sa Biblia, hindi galing sa Quran, hindi galing sa libro ng mga Hindu, kundi sa common sense na kapag ka ginagawa mo yung isang activity, yung isang bagay, kung ito ba ay nakakasama o nakaka-harm sa kapwa, dun natin iisipin kung yung gawain ba na yun ay masama o hindi. Tingnan nyo, obserbahan nyo yung ating batas. Secular yan eh. Kasi kagaya ng sa Pilipinas, yung separation between church and state, ang layunin kasi niyan para maging secular tayo na hindi tayo sakop ng simbahan. Kagaya ganun din sa Amerika. Kaya ganun yung concept diyon na ano. Kaya lang yung ano tinuturuan tayo na pati yung mag-isip ka pa lang ng ano masama eh bawal na agad, 'di ba? Yung wag mag-isip. Tinuturo yan din niya ni Bess. Wag mag-isip ng lubhang matayog. Oh, wag mo 'yan, ganun, oh. Eh iniisip eh kasalanan, kinukonsider na kasalanan. Tawag diyan ni ano ni Hitchens thought crime. May krimen ka na nagaganap sa iyong isip pa lang, sabi niya. Nasa Biblia yun kasi tinuturo ng ano eh, yung sa morality. Ay, na, sa nangangalo niya sa isip pa lang. Diba? Oo, yun po. Ang tumingin. Na, diba? Tumingin o sa isang babae. Thought crime ang tawag yan ni Christopher Hitchens. Determine niya thought crime sa isip pa lang. Eh, makikita mo na nagkakasala ka na agad. Ano? Sabi niya, that's very absurd. Ano ano naman ang makukuha mo yun kung nag-iisip ka, wala ka namang ginawa. Wala, hindi mo naman wala nirin. Na diba? Pero sa Biblia, inan yun, talagang bawal yan. No? At saka, halimbawa, sa kasalanan, si Broccoli, halimbawa, di ba meron siyang tindahan na ano yun? Ano po yung ano yun? Wilfredo's restaurant. Oh, eh, sa ano, sa MCGA, bawal na lang ganun kasi nagtitinda ng alak at saka yung ibang meron. Eh, hindi na, ano yan, kung sa MCGA na standard si Broccoli, hindi na siya papasa kasi may negosyo siya eh. Bawal yan eh. Di ba? Pero kung iisipin mo, very absurd naman dahil kung secular morality ang pag-uusapan, ano naman masama nung magtinda ka nun? Di naman ikaw ang iinom nun. Tsaka si nag-i-enjoy naman yung mga tao dun. Oo. Ganun yun. Oo. Kaya sana no, yung ano regarding dyan sa morality, yun ang sinasabi ko, secular morality yung para amen sa mga MCG. Sige po, salamat. Mm. Okay. Pwede pa close na ako ng ano ng stand. Sige. Sorry, Brad Broccoli. Sige pa. Siguro i-close ko na lang yung stand ko dyan as I always speak kasi in general term na lang kasi ayoko naman na i-push yung paniniwalang meron ako. So, every time na nag-share ako, in general terms na lang. Hmm. Siguro, in terms of morality, alam naman natin lahat tao tayo. And in biblical terms, syempre, pag tao ka, hindi ka ligtas sa pagkakasala. Even mga leader ng religions, lahat yan, kahit sila Bes, sila KDR, hindi sila ligtas sa pagkakasala. Siguro ang pinakamaganda na lang dyan, Diyos na lang talaga ang hatol. Siya yung absolute na hukom talaga ng lahat. Eh. Yun na lang siguro yung magiging share ko dyan or take, last take ko dyan sa okay sa topic. Salamat sa Diyos. Potential, hindi pa. Ayun, so di ba nag-uusap? Eh, nagsasalita po ba si Brad? J-Rod, sige nga po, pa-check po muna sa audio. Siya po muna, if ever. Ay, magandang umaga sa inyo. Hapon, magandang hapon pala. Good afternoon. Kamusta po? MCGI po tinan kayo? X na. Ay, hindi. Ay, hindi po ako MCGI. Ano po kayo? The Way of Christ po, yung ano namin samaan. The Way of Christ. Okay, Christian denomination. Sige po, ano po ang share mo? Makinig na muna ako mamaya. Mag-share ako mamaya. Kasi katatapos lang din ang sharing namin. Mamaya. Okay, okay. Sige po. Okay po. Sige po, tension. Ako po muna. Ayun nga. Since pinag-uusapan natin yung mga tama at mali, ano. In a secular sense, yun din yung tanong ni Friedrich Nietzsche kung ano eh, kung kilala niyo siya, di ba? Si Friedrich Nietzsche kasi ay ano, ACC Friedrich Nietzsche. And siya yung nagsabi nung idea na ano, God is dead.
No? Na ang Diyos, parang paano ka ba rin? Basta sa libro niya na yun eh. Sa libro niya yun na ano, Thus Spoke Zarathustra niya sinabi. In-expound yun. So, expound ko yun mahaba pa yun. Pero ito yung gusto ko itanong. Same na tanong ni ano, same na tanong ni Nietzsche lang. Almost ganun. In a secular sense, saan mo ilalagay, idodraw yung line between good and evil? No? What makes something right? And what makes something wrong? Limbawa, bigyan natin ng limbawa, pagpatay, no? In a sense, masama siya, di ba? Pero bigyan ko kayo ng isang hypothetical scenario. Meron isang tao na isang tao na serial killer, no? Unstoppable siya sa serial killer ba yung maganda dito? Naisip ko yung trolley problem. Alam niyo yung trolley problem? May trolley na pabagsak. Tapos yung utilitarian naman yung ano na yun, yung perspective na yun. May limang mamamatay doon. May mamamatay doon, lima. Yung isa naman, isang bata. So, you have the power to control the trolley. Kung sinong mamatay sa dalawa. Ang direction ng trolley doon sa lima. So, nasa railway track sa doon. Ililiko mo ba siya doon sa isa lang ang mamatay? Or hindi ka mangingilam? Destiny nung lima na mamatay. Yan ang trolley problem. Problem talaga yan. Ang hirap na mag-decide. Mahirap. Lima or more, isa? Pero yung isa, walang kasalanan yung isa. Walang kinalaman. Parang lalabas. Ikaw bang pumatay doon? May social experiment sila dyan na pinalabas sa Netflix na parang katulad niyan. Ang response ng majority ng tao ay hindi sila nakikialam. Ayaw nilang makialam. Kahit sino pa mamatay. Kung hindi naman 'yon maapekto sa magiging magkakaroon ng effect sa kanila. Hindi sila mangingialam. Mangingialam lang sila kung ang let's say isa sa pamilya nila yung nasa lima. Mag-iiba yung decision mo. Yes. Hirap nan. Kung sige. Anak mo yung isa doon, di ba? Kung anak mo yung isang mamamatay, so, tapos... Oo. May kind of situation. Mag-iiba, iip ng hangin. Yun. At ituloy mo, sige, potential. Ayun na nga. Ang tawag dito? Kasi sa concept kasi ng pagpatay, Kung yung pagpatay na lang yung way mo, yung way ng isang, kanari, ng isang grupo para pigilan yung isang tao para mapigilan yung atag dito yung pag-aamok niya, mali pa ba yun? Yun yung gusto ko itanong. Parang ano, parang self defense, bro, to. Oo. Tipong ganun. Kailan siya magiging napatay tama? Napatay mo dahil sa self defense. Oo. Kailan si siya Moises, magiging... diba? Oo, ganun. Kailan siya magiging tama, kailan siya magiging mali? Where will you draw the line? Diba? Is there anything ba na tama o mali o inimbento lang ba natin 'yon? O magtatanong, hindi pala 'no, Thus Spoke Zarathustra yung tanong, yung libro na 'yon. Kumbaga ano, Beyond Good and Evil pala yung libro. Nasa iyo na 'yon eh, kung ano yung nasa isip mo eh. Complicated kasi ang isip eh. So tingin mo tama, pero sa ibang tao mali 'yon. Nagkaiba na kung alin ang tama at mali. 'Di ba? Ayan yung kanina ko patanong sa sarili ko eh. I mean, parang tanong siya na gusto masarap i-topic. Ganon. Like, lahat naman tayo, sabi nga ni si Specha eh, kaya tayo nagiging civilized because of rules. Sino ba yung nag-umpisa ng rules? Sino ba yung unang nagbigay ng utos? Sino ba yung unang nag-utos? Sino ba? Ang Jews, di ba? Nung si Ebat Adan. De po. Ayon sa ano, di ba yung ano, yung sa regarding dyan kasi ang perception ng marami, yung Bible ang pinakaunang aklat na nagtuturo ng morality. Hindi. May mas nauna pang mga aklat at may mas nauna pang mga gobyerno na nagtuturo na ng tinatawag na
civilized society na may batas. Yung example dyan, yung Hammurabi, Code of Hammurabi na rules sa Babylonia na empire. Eh, mas nauna sa Biblia yun eh, mas nauna sa morality ng ano yun eh. Doon, marami ding bawal doon, bawal pumatay, but meron ding mga punishment. Kaya, yung sa discussion na yan, kung sino ang nakaano, kaya nung sinabi ni Ate Petshay, eh siyempre, gobyerno yan eh, meron naman mga tao na mga matatalino dyan, meron na nga nag-iisip. Kagaya sa atin, may mga congressman, may mga senador, sila yung nagdidebate kung ano ba yung tama at mali. Kagaya nung pagpatay, yun bang pagpatay na self-defense? Yan ba'y tama o mali? Sinong nag-define? Di ba yung mga nangangasiwa sa gobyerno? Di ba may mga sa batas natin sa Pilipinas, yung self-defense, okay lang yan eh. Mapapawalang sala ka sa korte niya, hindi ka makukulong pag napatunayan mo na self-defense talaga. Pero kung halimbawa, haluan mo siya ng dilema pagdating sa Biblia, eh, bawal sa Biblia pumatay eh. Pero kung halimbawa, i-apply mo yung secular morality nga na sinasabi na pinag-isipan ng mga tao na wala namang kinalaman sa reliyon, kumbaga logical lang talaga, eh yung self-defense, okay lang yun. Kagaya sa Pilipinas at saka sa iba't ibang parte ng mundo. Di ba? Yung application yan. Kasi ano yan eh, sabi nga eh, ang morality, hindi naman talaga siya absolute eh. Yung kumbaga yung mali noon, di ba? Maraming ganun. Yung mali noon, okay lang pala yun ngayon. Yung okay ngayon, mali pala noon. Parang mga ganun na ano, kagaya ng slavery na sinasabi. Yung issue ng slavery. Sa Biblia, okay lang mag-ari ka ng slave. Pero ngayon, bawal na yung slavery. Yung kagaya nung nilalarawan sa Biblia. Ngayon, merong tinatawag ngayon na mga empleyado, pero hindi kagaya nung slavery na inaano sa Biblia. Yung kagaya niyang mga, yung mga morality, nag-evolve din. Gaya niyan. Yes. Nung unang panahon ba, naisip ba nila na merong magkakaroon ng internet na sa internet, grabe yung crime sa internet. Eh. May cybercrime eh. Mm. 2,000 years ago ba, alam ba nila yan? Hindi eh. Nag-evolve kasi yan. Hindi yan absolute talaga na nakatatak na, kundi nagdidepende lang din yan noon sa mga tao at that certain point of time kung na-figure out nila kung yung isang activity ba ay dapat tigilan o hindi. Kagaya ng sinabi ko kanina, is it harmful sa iba? Diba? Mm-hmm. Yung harm na sinasabi, kung harmful, kagaya niyang cybercrime, nakaka-harm yan dahil nananakawan ka ng pera o di kaya naman merong mga naaabusong mga kabataan, eh, na-figure out ngayon ng mga tao, lalo ng mga modern man, na tama pala yung batas na yan na cybercrime law. Ganun yun. Ang take ko dyan. Galing, galing. Pero kung sarili mo lang ang nasasaktan, yun. Ewan ko kung anong tawag doon. Ba, yung tato. Nasaktan yung sarili mo. Lumabag ka sa Biblia na huwag mong uukitan. Bawal, yung... bawal tato. Oo. Pero wala ka namang na argabyado. So, di ba? Parang kailangan balance lang din eh. Depende yun eh. Kaya nga sabi ko kanina, yung mga batas, dapat umangkop sa panahon at sa lugar na okay, kaya hindi lahat na sumasang-ayon sa Biblia. Kasi yun ang aim ng Biblia. Isang batas sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar. Let's say Christian era, okay? Ang ano ko dyan ay dahil hindi, for example, yan sinasabi mo, tato. Yung tato, sa standard ng karamihan Christian denomination ay kasalanan. Pero kung titingnan mo sa culture ng mga tao, 'di ba nga sa indigenous tribe ng Cordillera, Siwang-od, nagtatato Siwang-od. May meaning kasi sa kanila 'yan. Hindi naman basta tinatuyan ng for aesthetic reason lang. Maaring 'yan ay status symbol or kung gaano ang halaga mo. Or kung gaano ka skilled warrior, kung gaano karaming nang napatay mo. Yung pintados. So sa kanila, hindi yung kasalanan, it's an honor actually. So yung may law na hindi dapat ipinupush sa
hindi naman ano. Alam mo 'yon, kaya pamatay ng culture yung ano eh, yung culture ng pag nagdodoktrina yung NCGI kasi namamatay yung mga indigenous culture eh. Christianism at its whole. Oo. Sige. Ang ano ko lang dyan sa sinasabi mo, Tipechay, nag-iiba minsan ng ano eh, sa iba-ibang mga ngaral, nag-iiba-iba rin yung interpretation nila sa Biblia kung ano yung masama at saka yung hindi eh. Oo. At saka ito mo, kahit lumabas tayo sa Pilipinas ha, sa, di ba sabi nila, yung sa MCGI eh, manamit ng ayon sa kasarian ng kung babae ka, magpalda ka, kung lalaki ka, magpantalon ka, eh dalhin mo yung doktrina mo na yan sa Scotland. Tingnan ko kung may magpa-doktrina ng ano, lalaki sa inyo. So, kasi sa Scots, meron silang tinatawag na kilt, ano yun? Kilt. Oh, it traditional na nila yun na costume. Kabastusan naman 'yon na ipilit mo yung doktrina mo na ikaw dayuhan ka lang. Alam mo 'yon. Yes. That you have to respect na yung damit respect na 'yon, pang lalaki 'yon sa kanila. Na gets mo ngayon kung halimbawa, let's say tanggapin na pang lalaki yung kasuotan na 'yon dahil mga lalaki ang nagsusuot. Eh bakit naman yung ano, yung mga nakabahag sa Mindoro, ano, pinagbawalan nyo ng magbahag. Eh yun ang formal dress sa kanila eh. Ang nangyari, namatay yung culture ng, yung side ng culture na nun. Kasi dahil nga, kailangan umayon ka dun sa doktrina ng isinasaksak mo. Sinakop na nila. Sige po. Sige po. Sabi ni Ate Pechay, pasingit lang ako. Kasi nabanggit yung sa tradition, di ba? Yung sa culture, malaking factor. Kasi, like for example nga, yung binabanggit din ni Pablo, di ba, yung sa lambong. Tingnan mo, kung kukunin mo kasi yung konteksto, bakit ba ni naitapik ni Pablo yan sa Corinto? So, kung kukunin mo kasi yung konteksto nun, nasa panahon sila ng ano eh, under sila ng ano eh, ng pananakop ng Roman Empire. Eh yung panahon ng Romano noon, uso kasi yung tradition na sa mga Romano, yung tinatawag na neo-politist ba yun, yung tinatawag na yung mga lalaki, pag every time na sila isasamba o mananalangin, nakalambong sila. Meron silang may head cover yung kanilang mga ulo. Kaya yung time na yon na i-topic ni Pablo yun, dahil inaatake niya yung mga lalaki nung panahon na ngayon, bakit kayo naglalambong? Meron siyang ini-introduce na bagong aral na dapat daw ang babae ang maglalambong at hindi ang lalaki. So kaya makikita mo doon pa lang sa ano na 'yon, sa mga aral na pinapangaral ni Pablo, no? Meron siyang mga taong pinatutungkulan nung panahon niya na hindi mo naman dapat i-apply o kunin. Gaya nito sa panahon natin ngayon na gaya na sa lambong na yan, eh, ituro ni Pablo yun doon sa mga taga-Corinto sa panahon nila, hindi naman sa panahon natin yun. Eh nakikiano nga sila. Umanib nga daw sila sa unang Kristiyano saka sa Israel. Okay. Nakikabit. Kaya malaking factor talaga yung tradition tsaka culture na kung saan ba itinuro o sinabi yung aral na yon. Dapat yun ang i-consider mo. Hindi po pwede na yung aral noon sa Israel i-apply mo ngayon, which is hindi siya magiging applicable talaga eh. Lalo na yung binabanggit kanina yung nagtatato. Diba? Yung kilalang tatato na yon. Oo. Eh, lalabas kung kukunin mo yung standard ng MCGI, lalabas. Mahihirapan ng maligtas yun. Kawawa naman yan. Naisip ko lang, quick question. Di ba sabi nila umanib sila? Sa Christianity ba to umanib kay Jesus o dun sa Israel? Kasi magkaiba yung mga palatuntunan noon tsaka nung iniba na yung ano, di ba, kautusan. San ba sila umanib? O same lang ba yon? Mag-ama yun? Tama, ganun ba yan? Pwede yung makasagot. Sige pa. Tanong ni Brother Holly. Ano yan eh, depende kasi sa pagkaunan
naawa ng mga mangarami yun eh. Kasi ang ginagamit nilang talata yung chete ng ebrio. Kapag papalitan na yung saserdote, kinakailangan papalitan din ang utusan. Which is mali ang interpretation ng iba. Kasi kapag yun, as, kung ang kautusan na tinutukoy doon kailangan mong palitan as a whole, lalabas ganito ang tanong. Sige, palitan din pala natin. Eh, sabi doon sa kautusan ni Moises, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo. So yung utos na yun, hindi yun utos ni Kristo eh, na per se na siya yung nag-umpisa. Hindi. Kautusan yun na galing sa kautusan ni Moises na binigay sa kanya ng Diyos, which is involved din si Kristo. Which is, kung yun, pupuntahan natin yung talata na yun, yung 7 nung Ebreo, na kung kinakailangan palitan ng saserdote, kailangan din palitan ang kautusan, lalabas, papalitan na rin natin yun, huwag na rin natin susundin yun. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Diba? Hmm. Which is, really ang pagkakaintindi nila, yung kautusan doon na pinalitan, yun yung kautusan tungkol doon sa pagkasaserdote. Yun yung konteksto ng 7, 8, 9, at 10 ng Ebreo. Yung kautusan sa pagkasaserdote. Parang ganito, sabi doon sa Biblia, sa 13:39 ng Gawa, sabi, hindi kayo aariin ganap sa kautusan ni Moises. Kung lalahat, ano ang ibig sabihin ni Pablo doon na hindi kayo aariin ganap sa kautusan ni Moises? Kapag sinunod ko ba yung ibigin ko ang Panginoon kong Diyos ng buong puso ko, hindi na ako aariin ganap doon? Hindi kasama doon. May konteksto yun. Nandun din ang sagot. Okay. Bro Dex, medyo mahaba yung talakay yung topic na yan. For next time na lang. Bro Aldred, sige po. Okay. Mayroon akong, na-curious lang ako sa sinasabi ni Lone Warrior. Ewan ko kung pwede to sa next topic. Kasi di ba yung sinasabi niyo yung secular morality. I mean, hindi lang to sa secular morality, pero sa religious morality din, sa lahat ng Christians. Saan papasok doon yung suicide? Yan. Kasi diba, marami din question po dyan sa suicide na yun, dahil yan din ang isa sa mga debates na ongoing ngayon, lalo na doon sa mga atheistic philosopher na sinasabi, kasi may mga ibang philosopher na sinasabi nila na okay lang yung suicide, basta gusto mo, bahala ka sa buhay mo. Meron naman, ayaw nila kasi meron silang dahilan din. Meron yung mga nagsusulong ng medically assisted dying. Relabeling ng suicide. Legal. Mm-hmm. Meron mga bansa yata dyan na legal na yan. Meron dito. Sa Switzerland din yata, parang ganun din yata doon, Switzerland. Yeah. Pero hindi yung basta-basta, na sinabi mo, gusto mo, no? yun na yun. Program yun, Brad, na sasabihin nila sa iyo ang process, tapos sasabihin nila yung plans mo at sino ang may karapatan ng katawan mo after mo pumanaw. Tapos maraming papel na involved yan, Brad, na pipirmahan mo na ikaw ay fully consent mo, magsa ilalim ka pa sa psychological evaluation kung ikaw ba nasa katinuang isip, hindi ka ba inimpluwensyahan ng mga magmamana ng ari-arian mo kaya ka nag-opt na ganyan. Usapan na yan, Ate Pecha, yung tinatawag natin na ethics na yan eh. Pumapasok na dyan yung ethics. Kasi marami ng marami ding issue dyan sa ethics. May mga debates din dyan. Ba yung ethical na pag suicide, ganun? Ano ba yung ethical na, pati sa medical world, ganun din. Maraming ethics na involved. Di ba nga, pinagdibatihan na nila yan tungkol sa abortion? Kung bakit mayroong mga bansa na legal ang abortion at hindi? No, parang ganun 'yan na area. Saka yung topic. Mercy killing. Sabi ng Euthanasia. Pilipinas, bawal talaga dito. Si Cristo ba nag-suicide? Tanong sa akin na yung
yung ginawa ba ni Cristo is suicidal yon, suicide. Tinanong sa akin dati ng ATS yan, na sabi nila masama daw ang suicide, eh bakit daw yung Cristo na nagkatawang tao sacrifice siya, nag-sacrifice, sinuwis, nag-suicide siya, binigay niya yung buhay niya, nagparaya siya na siya yung mamatay. Yun. Paano niyo isasabihin yun? Na very controversial yung ano na yun, usapan na yan, parang ano, pag usapan nyo parang hindi mo ma-atim din dahil kulang din naman tayo sa ano, sa in terms of expertise, ganun. Ko lang kung depende na rin dyan. Kasi nagtataka ako sa Pilipinas, di ba, kagaya ng divorce, di ba, sa Pilipinas, ayaw talaga ng divorce. Pero bakit yung ibang bansa, kagaya sa Roma, kagaya doon sa mismong Vatican City, may, ano, at saka doon sa mismong Italy, eh, may divorce. Parang, mas matuwid pa tayo kaysa doon sa, ano. Oo. Sa Pilipinas kasi, ang kanilang dahilan kaya ay na-divorce kasi bawal sa Biblia, bawal sa utos ng Diyos. Yun lang ang kanilang ano, argument nila. Secular, hindi sila papayag doon sa secular argument na pag mag-divorce, mas madali maghiwalay. Kasi sa kanila, bawal daw dahil bawal ng Biblia sa Diyos sa Biblia. Yun. Kaya pwede po divorce kay Kristo. Pwede po, lone warrior. Pwede yung divorce. Pero ang nasusunod kasi dito sa atin, bro, ang okay yan sa ano, pero sa mga Katoliko kasi, Catholic, nag-interpret kasi niyan, yung yeah, lalo na dito sa Pilipinas, iba yung take nila eh, bawal talaga eh. Yung that's interpretation why, ng Catholic, yun ang ano ko sinasabi ko, dapat maging secular tayo, huwag tayong perfect. That's why sa, the family ano, code of the Philippines, na-impluensyahan siya ng simbahan. Kasi kinodify sa family code na ito daw ay hindi daw pwedeng maghiwalay. Yun yung mahirap eh. Ano daw, parang pag ang pinagsama ka, ng Diyos. Hindi naman pinagsama ng Diyos. Naghihiwalay din naman eh. Naghihiwalay din, hindi lang dumaan sa legal process. Which is more messy kung tutuusin. Kasi alam mo dito, Brad, sa pag nag-divorce yung ano, yung mag-asawa, no? Na isa sa ayos kung sinong hatian. Yung mga hatian at right sa pagpapalaki ng anak at saka sa sustento. At saka alam mo, Brad, dito sa Canada, kahit hindi ka kinasal, pagka nagsama kayo ng tuloy-tuloy sa isang bubong within 6 months, kahit walang orasyon, walang seremonya, common law kayo, common law partner. At pag naghiwalay kayo, kahit wala kayong papel na pinirmahan na kayo magkasama, pag naghiwalay kayo, walang pakialamang law kung sino ang bumili ng bahay, kung sino ang gumastos. Yung bahay na yan, bebenta yan. Yung pinagbentahan, hahatiin. May hati rin. At saka kung hindi mo pinanagutan yung ayaw mong sustentuhan yung anak mo, ang gagawin ng gobyerno, dyan sa pagdating ng annual income tax, pag nag-file ka, ang gagawin ng judge, may utang ka sa income tax mo. Or kung merong kang refund, kasi kadalasan may refund kami eh, na masyadong, pag sumobra yung tax namin, may refund kami at the end of the year. Ngayon, kung hindi ka bumabayad ng sustento at sinabi ng judge na magbayad ka at ayaw mo pa rin, yung refund na yan, kukunin ng judge yan, ibibigay doon sa, ano, doon sa babae. At kahit na yung babae, pumunta ka doon sa bahay nila, nakita mo, ano, di kinuha na ng gobyerno, no? Nakita mo yung babae nagda-drugs, nagiinom, sinumbatan mo na yung sustento ko, kaya ayaw ko magsustento kasi dyan mo lang ginagastos. Walang pakialam din ng gobyerno doon sa kahit saan dalhin ng babae yung pera hanggat may kinakain, may bubong sa ang anak ninyo na tinitirhan. Wala silang pakialam kung yung babae na yon inabutan mo ng sustento, binili niya ng alak, sinigarilyo niya, hindi mo ano yun, it's not your business anymore. Ganun ang loss.
napaka-open ng ng mga batas ito sa Pilipinas. Grabe, napaka conservative. Ultra-conservative. Tulbo abugin. Primitive. Actually, ang walang divorce sa buong mundo, eh, Vatican at tayo. O, diba? Puro Catholics. Meron, annulment. Meron sa annulment. Pilipinas, annulment. Kaso hindi na pwede yun. Oo, hindi na sila pwedeng mag, Kasi, paghiwalayin lang sila ng kamatayan, diba? Sabi sa batas. Antay na lang mamatay. Ang annulment kasi ang ano naman doon. Ang valid reason lang is hindi capable yung either psychological incapacity. Yes. Or na course or alam mo yon, hindi valid yung kasal. Ganun, pero hindi the same as divorce. Null and void from the start yung ano yung sa annulment, napaka tedious na ano niyan na proseso, tapos gagastos ng malaki, kaya nga yung mga artista lang yung nakakakuha ng annulment. Pero pag ordinaryo ka lang na Pilipino na wala ka namang pera, eh matiis ka, kasi kapag ka nahuli ka na may kasama ka, pwede ka i-demanda nung ano mo. Iba kasi yung annulment at saka yung legal separation. Yung sinasabi ni Ray, legal separation yun, yung hindi kayo pwede mag hindi kayo pwede makipagrelasyon sa iba, pero mahahati yung property ninyo. Pero yung annulment talaga, parang as if hindi kayo naikasal, kasi null and void from the beginning yung kasal ninyo. Kasi ang reason diyan, kaya yung family code ng Pilipinas ay, sabi ni Rin kanina, na codify. Eh kasi may pare na constitutionalist, si Bernas. Kaya ngayon yes. Din ang isa sa question eh. No 1987 Constitution, isa sa mga framers of the Constitution, si Father Bernas. Siya yung mga responsable dyan sa pag-insert ng mga ano na yan, sa family code na yan. And na bawal yung divorce, bawal o ganun. Ganun yan. Influensya ng religion. As we know, no, yung, of course, the government that replaced Mr. Marcos, of course, may influence yung simbahan dyan. Of course, the 87, the people power. So, kasama sila sa pagbubuo ng saligang batas dito sa Pilipinas. Okay, extend lang tayo konti. Brad J. Rudd, ready ka na po ba? Isang Christian? Okay naman. Hindi ko kasi alam yung topic ninyo. Medyo paikot-ikot yung topic. Napunta sa secular, napunta sa saan-saan. So, walang specific na topic na dapat kong pasukan, ano? Mahirap man ang pumasok diyan, eh, hindi ko alam yung specific na topic ninyo. So, ano, nagugulo na ako. Spontaneous reaction lang, ganun. Oo, parang ganun nga kasi. Tungkol po sa kasalanan ng topic, talaga yung main. Kasi napansin ko, napunta kayo ng secular, then napunta kayo ng religious, no? So, kung ang topic ay patungkol sa kasalanan, alin doon? Sa secular o doon sa religious? Pareho po. Pareho po. Ganun kami dito eh. General dito. Kasi iba kasi yung ano eh. Iba kasi yung hatol doon sa kasalanan. Kung mayroong static na ano na... Kay Bradex. Minute ko na si Bradex. Bradex, upgrade ka ng ano, headset. Sige po, J-Rod. Okay, ano nga. Kasi magkaiba kasi yung hatol doon sa ano, tinatawag nating kautusan ng kasalanan, which is yung ano, yung kautusan ni Moises na tinatawag. And then sa secular, iba rin naman yung ano, hatol doon sa secular, no? So, which is which, no? So, yung mahirap tayong mag define ng ano, specific na sagot. Pero kung sa religious na sagot, sa The Way of Christ na aming sinasampalatayanan, ay hindi na nagbabase sa mga kautusan, no, or sa mga secular laws like the government laws. Hindi na kami bumabase doon kung religious ang pag-uusapan, no. Bumabase kami based na doon sa gawa ng bawat isa, no, hahatulan ayon sa kani-kaniyang mga gawa. So doon sa bawat gawa natin, kasi ang aral sa Christians o sa amin ay ano, tayo nilalang, no, ginawa tayo ng Diyos, inihanda tayo ng Diyos para sa mabubuting mga gawa. Dos Jis. Maraming nagtuturo sa mga ano nga
hindi daw ano yung mabuting gawa natin ay hindi daw mabuti sa Diyos, which is wrong sa amin. Ang isang mabuting gawa, kung tunay kang Kristiyano, alam mo ko ano yung mabuting gawa. Alam mo ko ano yung mabuting gawa. Hindi kaya nang sa ano, Santiago 1:27. Yung kalingain, yung mga ulila. Tunay na relihiyon. Which is yung tunay dalisay. Ulila, ano kalingain mo yung mga ulila. Then, ibig sabihin yung mga ulila, yung mga pinabayaan na. At saka yung mga ulilang bao. Importante yon. Yung mga matatanda ng mga bao. Yun yung ginagawa namin, tinuturo namin sa The Way of Christ. Kasi ang sabi nga ng isa sa Hebreo ba yata yun, verse, hindi hain ang nais ko, kundi habag. No? So kailangan sa Kristiyano talaga, kung nais mong maging tunay na Kristiyano. Kasi marami nag-claim eh. Halos lahat nag-claim masalay Kristiyano. Pero hindi talaga nila naiintindihan kung anong ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano sa aral sa amin, sa The Way of Christ, is yung habag. Yung puso mo na marunong mahabag. No? So ano po ba ang dapat kahabagan? Yung talagang tunay na nangangailangan. Hindi yung pagtatayo ng mga ano, building. Hindi habag yun. Panluloko yun. Para sa amin, ha? Hindi naman siguro para sa inyo yan. So, pero sa amin, panluloko yun sa kapwa mo. Ang tunay na habag, magbigay ka doon sa dapat ambagan. Ano ba ang mga dapat ambagan? Ang sabi nga doon ng Biblia, yung mga ulila at yung mga ulilang bao, yun yung pinaka-importante talaga na itinuturo ng Christianity, kahit si Kristo na habag. Diba? Yaya ng isang babae na hindi naman yata Hudyo yun, yung nakiusap sa kanya, na pagalingin dahil may sakit, no? Sabi ni Kristo, hindi ako naparito para sa mga aso, no? Naparito ako para sa mga tupa na nawalay sa Israel, no? Bagamat ganun ang sinabi ni Kristo, insulto 'yun, napakalaking insulto 'yun. Ano ang sagot ng babae? Kahit man daw ang mga aso ay nakikain sa mga nahuhulog ng mumo. Dahil sa sinabi noon, nakita ng Kristo na 'yung pananampalataya niya ay napakalaki, no? So dahil doon sa pananampalataya ng babaeng yun, kinahabagan siya ni Kristo. Kasi yun ang gusto ng Diyos eh. Ang mahabag, yun ang ipinapakita ni Kristo. Kaya nga, tinatawag namin The Way of Christ o mga kaparaanan ni Kristo. No? Kung ano yung mga kaparaanan, mga itinuro, mga sinalita, at mga inihalimbawa na ipinakita ni Kristo, yun yung The Way of Christ. Yun yung relihiyo namin na sinasampalataya. Ano? So, ang pagkahabag, yun ang pinaka-importante sa lahat ng tao. No? Sabihin mo man, kayo ang tunay na iglesia, pero wala naman sa puso mo yung pagkahabag doon sa mga nangangailangan. Paano kung naging tunay na iglesia? Kasi ang iniisip nila, ang iglesia, yung pangalan ng grupo. No? Which is wrong. Yes. Ang tunay na iglesia is yung tao na sa Diyos. Yung tumutupad sa kautusan at mga salita ni Kristo. Yun yung tao na tunay na iglesia, hindi yung pangalan ng grupo. MCGI daw yun, Brad. MCGI, Brad. Sabi ni KDR, MCGI lang ang tanging iglesia. Wala akong pakialam kung ano yung claim nila kasi lahat naman sila nag-claim. INC nag-claim, GW nag-claim, Sinidioba nag-claim. Lahat yan nag-claim. One true church. Pero ang tunay, pero kung babasahin mo talaga ang Biblia at uunawain mo ang Biblia, ang sinasabi diyan na iglesia o templo ng Diyos ay ang mga tao na tumutupad at sumusunod sa salita ng Diyos. Yung talaga sila ang tunay na templo o iglesia. Kasi sabi nga siya diyan 14:23, kung sino man ang umibig sa akin ay kanyang tuparin ang aking mga salita. Di ba? At sige, tuwatawag yung Devcon. Magulo tong Devcon na. Sige po. Okay, salamat sa Diyos. Nakita niyo, Brother Oli, mas may sense pa siyang magsalita kaysa sa mga nasa KNP. Sa ano. Yes. In contact kasi, yata exclusive sa kanila. Oo. Tumatawag daw ang Demcon. May sense yung mga sinabi niya about sa templo na yung mo sining hindi siya ano sa particular sa group. Oo. Yes. Ito nyo, iba pag nakikinig sa ibang ano eh, di ba? Nagkakaroon ng ibang ano eh, hindi yung doon ka lang sa isang grupo na pinabakinggan. Tingnan mo to, may sense pa sa eh, di ba? Kaysa kay ano. Nagmukhang ano yung kay KD eh. Napanis parang, eh. Parang nung pag pumapasok si Totoy Bibo dito, may masamang espiritu na ano eh. At nagulo eh. Yung Bro Oli, natuwa ang Bro Oli. Nagamit yung Dos Gs ng Efeso, di ba?
Favorite, pero makikita mo, iba yung perspective niya. Kay JK, hindi kasi alam mo yung ano eh, yung end nung dosages niya eh. Ano sila eh, lang tama. Hindi, hindi yung Hitcher sa dulo. Oo. Okay. Kaya lang may tumawag sa kanya eh. Oo nga eh, Depcon. Ako, oh. baka si Totoy Bibo yung tumawag. Oo, wag ka sumali dyan, mga 80s yan. Ano tanong mo, Ate Pechay, sana? Ay, tatanong ko sana kay Brad J-Rod kung ano ang tamang mabuting gawin na napapanahon ngayon kasi yung nangyari sa Turkey eh. Oo, wala pa nagpadala ang MCJ. Ayon sa tunay at dalisay na reliyon na tinataguyod niya, ano ang mabuting gawin dun sa mga yan? Kasi kung tatanong mo MCGI, eh, doktrina daw. Doktrina. Sige, yung mga nakabaon dun ngayon, yon gusto nilang doktrinahan siguro. I don't know. So, baka yung mga tao nandun, gusto nilang doktrinahan. I don't know. Kasi yun ang kinakapit nila dun sa indoctrination na invitation nila, yung mga kalamidad sa, sa Turkey. Ang tahimik ni KD dyan, wala siyang reaction kahit itong sa paksa ng worship sa ex-giving, di ba? Dapat sana yung paksa niya in relation dun sa ano eh. What's happening in our, ano, di ba? Our pero at society. Least napansin niya si Beth, ha? Sabi niya, kamatayan daw, anniversary, death anniversary ni Beth. Kala ko hindi niya mababanggit eh, pero kagabi nabanggit niya. So, kahit pa paano, ina-acknowledge pa rin. Mabanggit yung years, siyempre, kahit konti, panghatak yun. Panghatak. Marami pa rin, ano, marami pa rin hatak si, pag di niya binanggit si Ives, lalo dadami ang ugaan sa kanya. Mag-uusisa. Oh, pero binanggit niya, ano yon, celebration ba yon or acknowledgement ba yon or ano? Hindi kasi ako nakinig. Acknowledgement lang yan. Acknowledgement lang, ah. Sabi niya kasi sabi nila kasi 'di ba may culture noon na ano nagdi-discourage na mag-celebrate ng birthday dahil mas importante raw yung kamatayan ng matuwid sa Diyos. So, mga kapatid, hindi rin marami na mga kapatid na ang implication noon sa kanila, wag na mag-celebrate ng birthday. Ngayon, may namamatay, hindi rin naman nag-celebrate ng ano ng kamatayan. So, what? Which is weak. Which is weak. Tama. Kung ibig sabihin, kung nag-celebrate sila ng birthday, dapat mag-celebrate sila ng kamatayan. Ganun ba, Ate Pechay? Happy death anniversary. Parang Sabat, nagdidiwang naman Sabat sila na pag ginawa nila Sabat. Yan. Happy Sabat na ngayon. Ang ano, nag-transform na yan ngayon. Eh. Iba na, dati, kasi happy birthday sa espiritu ngayon. Sabat day na ang tawag nila eh. Kaya kapahingahan eh, parang namatay, 'di ba yung nabautismo ang kayo ng Sabat. Parang paiba-iba yung ano, paiba-iba yung ano nila diyan, yung term. Parang pa-evolve palagi ho, palagi na lang evolve. Eto may comment. Maganda yung sinabi niya for Christians referring to ano, J-Rod. Brad J-Rod, ano ka po ba, pastor o ano, member lang? Pareho lang ako sa inyo, ordinaryong tao lang. nakikibahagi lang ako, nagbabahagi din ng mga aral katulad sa inyo. Okay. Welcome ka po dito. Sa inyo, may mga tulungan. Kaibigan ko rin yan si Brad Ross eh. Brad Ross, natatandaan mo pa ako, Brad Dex. Yes, pati niyo. Saan, Debcon? Kaibigan kami niyan. Debaters Convention? Hindi. Hindi. Sa The Way of Christ niya, sa ano, magkasama kami niyan eh. Ah, okay. J-Rod, kilala mo ba si Totoy Bibo? Nakasama mo ba? Oo, anong masabi mo? ganun lang talaga yung ano. Pero mabait yan sa personal si Totoy Bibo. Mabait yan. Okay. Ano lang, laban lang yan sa ano, katuwiran lang yan sa kanya. Siyempre, yun yung sinasampalatayanan niya. So, hindi natin maigit sa kanya yung ating pagsampalataya. Kasi fanatic na siya doon sa ano eh. Nandun na siya sa loob ng MCGI. Eh. Pero nakikita ko naman na medyo ano nagbabago loob na ngayon si Brother Totoy. Medyo meron ng konting pagbabago sa kanyang paniniwala. Nag-improve na ba 'yon? Para lumala eh. Bumabait.
Then, ibig sabihin, mas malala pala dati. Nasanay kasi yan sa... Bumait na yan. Nasanay sa DevCon na medyo buli-buli, konti, para katuwaan lang. Pero tuwing, pag kami nag-uusap ni Brother Totoy, sumasangayo naman yan, kahit sila Jeremy, sila Alvin, medyo sumasangayo naman sila. Kaso lang, yung nakatatak na sa usok, sa isip at puso ano, nila na... Ano, ang naririnig ko, ano, pasensya na, naririnig ko, sumasangayaw. Ano, sumasangayaw. Eh kapag nag-uusap kami ayaw sa na. Messenger, sa room, nag-uusap kami niyan, pagka nagsasalita ako, sumasangayon sila. Kaya lang, ang problema, yung nakatatak sa isip nila at sa puso nila na doktrina ni Ilya Soriano, ay hindi pa nila matanggal-tanggal. Although, naiintindihan nila na tama yung sinasabi ko. Kaso lang, nakakulong sila eh. Nasa isang box. Yan yung sinasabi ko sa mga kasamahan ko. Huwag tayong pakulong sa box. Ibig sabihin nung box, yung doktrina lang, doon ka lang nagpaikot-ikot, ayaw mong lumabas. Kasi pagka ikot-ikot ka lang sa box, hindi mo maririnig yung ibang aral. Kapag hindi mo maririnig yung ibang aral, magiging panatiko ka na dahil ayaw mo nang lumabas sa box. So kailangan, para kung gusto mong magsuri ng tunay na aral, kailangan mo lumabas sa box. Pakinggan mo ang lahat ng mga aral. Kung alin ba, hindi naman ibig sabihin na pag nakita mo, magaling ako manalita, aanib ka na o sasama ka na sa... Hindi ganun. Kunin mo yung magandang ibinigay ko sa'yo, kumuha ka rin kay Brother Dexter, kumuha ka rin sa iba, pag-isahin mo ang mga gandang aral at doon mo makikita ang katotohanan. Tama ba? Okay ba sa inyo? Amen. Tama. Okay din. Sa akin naman, di ba, parang out of the box, kami naman ni Broccoli. Ewan ko kung ganun din kay Broccoli, out of the Bible naman din para ma-compare mo yung ibang... Philosophy. Yes. I agree. Okay, sinabi sa akin ni Brother Totoy niyan, si Broccoli daw. Ngayon ko lang nakilala, ngayon ko lang nakita. No? Pero yung Broccoli na sinasabi ni Totoy, agnostic. No? Ano ba ang pinaka-definition ng agnostic sa inyo? Ano po, we're unsure kung ano talagang meron. Kung may Diyos ba, wala. So, nasa kalagitnaan, ano? Papuntang atheist sa monotheist. No? Yes. Hindi kasi ako monotheist, hinotheism yung ano ko, yung theology ko, no? Nasa hinotheism ako. So, huwag natin pag-usapan muna yun. No? So, yung kay Broccoli, wala naman akong tutol dun. Kasi pag nasa gitna ka, ikaw ay nagsusuri. Either bababa ka sa atheism or sa kabila ka sa monotheism, hinotheism, or other theology, no? Ng study of all, no? So, wala akong tutol doon kay Broccoli. Pero sana ay bumalik siya sa pananampalataya kay Kristo. Kasi isipin natin na kung maging atheist ka, ibig sabihin walang langit, walang impero, wala, pag namatay ka tapos. Wala na, 'di ba? Pero pag nagkamali ka diyan, ibig sabihin pag mali yung sinampalatayanan mo, wager 'yun ah. Pascal Wager. Wala kang mapuntahan. Talo ka. Kasi nga nagkamali ka eh. Pero parang kung dito ano naman, ka sa... Sandali. Pero kung dito ka sa monotheism or sa henotheism or other theology na naniniwala na mayroong Diyos, meron ka pag-asa. No? Kung totoo naman yung atheism, tabla lang kayo. Tabla kayo. Pero kung nasa atheism ka, mali ang atheism, talo ka. Kasi nanalo yung nasa monotheism. So, kung pipili ka, doon ka na sa monotheism na mayroong Diyos kasi meron kang pag-asa. Baka sakaling tama yun, may pag-asa ka ng buhay na walang hanggan. In other words, pagka sa atheism ka, wala ka na talagang pag-asa. Hopeless na. Pagkamatay mo, tapos. End of the world. Yan lang. Salamat. May atheism po dito. Galing. Sino ang atheist? Wager yun. Pwede akong sumilang kapraso. Sige po. Atheism. Okay. Ayan, nawala na yung train of thought ko. Baka pinapapili kanina, baka pwede mo pinapapili ni J-Rod si Broccoli na mas maganda raw sa Pascal's Wager yun eh. Ito na, bumalik na. So, sa amin, na yan, naniniwala kami na pagtapos na, tapos na. Pero hindi ibig yun sabihin na wala kaming, we're hopeless or we're living without a purpose. Ang sa amin ay mas nagkakaroon ng halaga yung buhay dahil
ito na lang yung only chance mo to exist. You live only once. Mm. Ito na lang yun. After this, no. So mas mayroon kaming kahalagahan or chine-cherish namin yung every panahon moment, ngayon. Every moment of it. At hindi na kami, ayaw na naming pakulong, pabilanggo sa kahit kanino. Yun. May advantages din yung ganun. Na hindi kami nakakahon din sa Christianity. Diba? Saka, sa akin naman, karapatan niya yun. Karapatan niya yun. Yung ano ko naman doon, ito lang yung parang, ito lang yung alam ko na tama eh. Ngayon, alam ko naman sa isang side na kung totoong may Diyos, alam ko mabait yun. Mauunawaan yes. rin ako. Talagang meron. Yun ang isang ano ko. Ito lang yung alam ko ngayon eh. Halimbawa, nagbase ako sa science kasi ito lang yung abot nung kaya ko eh. Mm. Ayoko na mag-isip nung illusion na may God na nag-i-exist na ano. Kumbaga, ito lang yung alam ko talaga eh ngayon. Kaya nga, agnostic pa rin ako. Kumbaga, may room pa rin para kung meron niyang Diyos. Maniniwala naman ako. Hindi tayo, supernatural. Hindi tayo nagja-judge ng ibang tao. Iba, Christian nga, judger naman. Wala din. Kaya nga sabi ko nga sa kahit sa Reddit eh, na hindi ko, I don't wish for a society full of atheists. Hindi ko gusto na lahat tayo ma-convert sa atheism. Mm. Pangit 'yon. Kasi iba-iba ang ano nang ang take ng tao sa spirituality kasi mayroong mga tao na mas magpa-function silang ng mabuti sa society pag kung meron silang alam na nagmamasid sa kanila. Totoo na mayroong mga atheists na mga walang hiya kasi nga hindi naman sila naniniwala na mananagot sila sa kahit kanino. Oo, pero hindi 'yun ang gusto ko eh. Kung alin yung nakakabuti sa society, yun ang dapat na paniwalaan ng tao. Hindi ko gusto na lahat kasi alam mo kahit mga ATS hindi rin nagsasang-ayunan sa isa't isa. Mm-hmm. Sabi nga ni tama, ano. Correct. Oh, sabi nga ni ano eh parang yan eh herding trying to herd cats. Oh, si Richard Dawkins nagsabi noon, sabi niya yeah. ang pag-herd ng mga ATS ay kagaya ng pag-herd ng cats. Yung cats yung pusa kasi yung pusa hindi kagaya ng tupa eh. Yung tupa, pag i-herd mo, pwede mo siyang i-gather sa isang... Pero yung mga pusa, naku, hindi mo pwedeng i-herd yan. Ganun daw ang mga ATS, sabi ni Dawkins. Yes. Oo, tama yon. Kaya hindi maganda... Although sabi rin ni Dawkins, walang ano mabuting may dudultang religion, hindi rin ako sang-ayon sa kanya. although hanga ako sa mga sulat niya pero hindi ko rin sinasang-ayon sa lahat. Balance lang. Stay away lang from yung think out of the box lang. Okay. Maganda naman yung point ni J-Rod na Christianity, mas lamang nga yung ano, sabi niya. What if si Allah pala yung tama? Oo nga. Paano kapag si Krishna? Paano kapag si Krishna? Oh. Yun yung mahirap sa Pascal's wager. Pero ito lang yung principle ng freedom of religion eh. You have the right to believe. You have also right para hindi maniwala, 'di ba? Disbelief. Disbelief. Yun yung freedom of religion. Which is yun yung ini-enjoy natin lahat dito as a citizens, Filipino citizens, maliban kay Pechay. Kasi, ano ka ba, Canada citizen? Canada po. Liberal pa nga sila sa Canada eh, actually. As a human being na lang, para lahat tayo. we're all kahit the same. Yung, kahit yung United Nations, pinoprotektahan din nila yung rights ng mga tao na maniwala or hindi maniwala. Ganun lagi option eh. Hindi lang naman ibig sabihin you're protecting the rights na maniwala ka sa isang religion. Eh wala kang karapatang hindi sumampalataya. May karapatang ka rin. Respect lang. We respect everyone's belief. Freedom from religion. Tawag dun. Freedom from religion. Pero pag si Toto ay bumasok dito, yari kayo lahat. Kaya nga eh. Para kang i-jihad. Lahat kaaway. Eh kasi iba diwa eh. Hindi to tayo, nag-chat pa rin eh. Si Totoy. Pero dapat ang...
pag ang tao nagugulumihanan, dapat bibigyan mo ng tamang sagot, hindi yung kinokompronta mo na para bagang para ka bagang ano, parang oh, para bang Spartan eh, no? Very best. alam mo eh. Sa experience ko minsan, ang isang mga taong ganyang klase, talaga hindi patatalo yan eh. Minsan kailangan gagamitan mo rin ng plus one eh. Pero di ba meron ganong mga time? Kaya lang, ang magiging resulta nga lang nun, marirealize mo rin bandang uli, parehas na kayong mali. Mm-hmm. Yun lang alam ko. Sigawan ang mangyayari niyan, kagaya nung ano, pag alimbawa, kagaya yung kay Best dati, pag hindi talaga siya bibigay, magsisigawan yan. Up to the extent na tingnan nyo si Best noon, nang papa-open ang tanong, eh, demanda ang inabot niya. Tad-tad ng demanda si Best. Di ba? Nalaman na natin na mali yung ginagawa niya nung nawala na siya. Kasi, na-analyze na natin ngayon na mali pala yung ginagawa niya na yun. Grabe kung grabe bumurahin niya. Oo. Yung shaming. Nung buhay pa po. Pamamahiya. Nung buhay pa po si Soriano, alam ko na po mali yung ginagawa niya. Inaano ko na nga yung debate. Eh. Bago i-formality ni KDR yung debate is masama. Inaano ko na yan sa iglesia nung una. Maraming ang tumututol sa akin eh. Eh ngayon lang inilabas ni KDR kasi nga wala na si Soriano. Pero nung dyan pa ako sa kanila, hindi na ano ko na yon. Mali ang ginagawa na pakikipag-debate ni Soriano. Sinasabi ko na sa mga kapatid yun. Mm-hmm. Merong, share ko lang, merong ganyang law. The law of reciprocal action. So, kung anong ginawa mo, babalik sa yan. Parang din, yung karma, ganyan. Inaway mo yung kabilang religion, eh, talagang gagatid. Babakbakan ka rin. Oo. Cause and effect. Cause and effect lang. Yanan lang. Golden rule yan, golden rule. A golden rule. Oh, yan. Next week, pag-aralan natin yung mga laws. The laws of, philosophy or nature. Yan, next topic na. Pero itong, laws of nature. Maganda, laws of nature. Oh, yan. Kasi ngayon, nakaka 3.5 hours na tayo. Parang bitin pa eh. Pasalawat. Yung bang way of Christ, ano ba yun? Parang born again ba sila? Evangelicals pa kayo. Ano ba yun? Parang born again? Actually, sa amin, yung born again, ang tinutukoy na born again, sa aral namin na, hindi sa iba o sa inyo. Sa aralamin, ang tinutukoy na born again is yung first born church o yung panganay na iglesia na nakatala sa langit. Yun po yung tinatawag na tunay na born again. Dito po sa mundo, lahat po tayo nagkakasala pa. So paano kang magki-claim na ikaw ay born again? Kung nagkakasala tayo, nagkakamali tayo eh. Aminin man natin o hindi, kasi mayroong mga sekta ngayon na nag-aamin na sila ay hindi na nagkakasala kasi nga daw, mga anak na daw sila ng Diyos. Pero ang hindi nila naiintindihan, yung tunay na iglesia talaga ay yung nakatala sa langit, which is yung 144,000. Yun yung bababa. Yung Jerusalem na bababa, yun sa aral namin na, yun yung bababa na yun. Pagbaba nila na yun, kasalubungin yun ng mga tunay na mananampalataya. At para ikabit sila doon sa yung 144,000 saka yung libu-libong mga anghel ng Diyos. Isasama sila doon sa iglesyang yun, iglesia ng mga panganay, no? So yun ang tawag doon, General Assembly, kung babasahin natin sa English yan, the General Assembly na nakatala sa langit. So yun yung pinapaniwalaan namin na bababa sa lupa at ikakabit tayo doon, isasama tayo doon, tayong mga naghihintay. Yun yung tinatawag ng Adventist or yung yung nag-aantay doon sa Jerusalem na mula sa langit, no? So tayo ngayon dito sa lupa, sa aral namin na sa The Way of Christ, kailangan nating magpakabuti. Kailangan nating magsikap sa kabanalan, which is hindi pa talaga tayo justified. Kaya bago tayo ma-justify, pag nandoon na ikabit na tayo doon sa Jerusalem na nakatala sa langit, doon pa lang tayo ma-justify. Ang paniwala kasi namin, yung bagong Jerusalem, hindi naman kagaya na parang eroplano na naglalanding. No? Hindi ganun ang paniniwala namin. Kasi si Kristo, sinabi naman ni Kristo, ako'y bumababang galing sa langit. Para bang eroplano si Kristo na bumaba galing sa langit? Hindi, ipinanganak. So gaya naman ng Israel, ipinanganak din ng Israel. So, ganun din ang mangyayari sa future
kasi ang revelation kasi is a future events, no? May, although mayroong mga revelation na hindi naunawa noong unang panahon at ipinaunawa sa revelation doon sa mga hinirang o sa mga pinili, pero ang the more na nandoon sa revelation is a future events na mangyayari sa lupa. Kaya sa amin sa The Way of Christ, hindi kami naniniwala na wawasaki ng Diyos ang mundo. Kung hindi, lilinisin ng Diyos. Kagaya ng nangyari sa panahon ni Noah. Ang sabi doon, winasak ng Diyos o dinimolis ng Diyos ang lupa, ang sanglibutan. Hindi naman nawasak ang lupa doon eh. Kung hindi, nilinis ng Diyos yung lupa, inalis yung mga makasalanan. Di ba? Inalis yung mga kung anong marumi sa lupa, inalis. Ganun din ang mangyayari sa future event na tinuturo ng revelation. Maglilinis din ang Diyos uli. Parang ano, kaya, parang sa mga kaya saksi. Iba rin naman ang sasaksi. Huwag na natin pag-usapan. Oo, ano, maganda tong ano pag-usapan. Pero kaya lang, ano eh, we're running out of time na. Ayan, we're gonna wrap up. Balikan na lang po, no? Kasi ano, okay na rin pag-usapan niya. Okay, salamat sa Diyos sa mga nandito, mga kanina nandito. Alam nyo, maganda rin yung pagpasok ni Totoy Bibo eh. Umarangkada yung views natin, umabot ng 36 eh. Sabi ko sa inyo eh. Ano ba yan? Siya pala. Yung pampataas ang ratings pala yun. Si Totoy Bibo. Imbitahan ulit natin. Inuman lang tayo ng ano, Losartan. Losartan. Pang-viral. Oo. Natin diyan katapres na. Mabilis na pampababa. Katapres. Marketing strategy ni Soriano 'yan, 'di ba? Kaya siya makikipagdebate. Yung ere niya, syempre. Nakatulong din. Yin and yang lang. Good and bad. Eh dito pa lang, umpisa pa lang si ano na. Si Tatay Viva. Para lahat bad mood. Temahan na yan, temahan na. Paminsan-minsan lang naman. Ayun, yun lang. Hindi po, salamat sa Diyos. Next week ulit. Okay, see you on our next podcast. Bye-bye. Salamat sa Diyos. Bye-bye. Shoutout ulit sa local ng Reddit. Hello. 1,000.